Hello Sir Bob, ako si Pamela. Share ko lang po yung naging experience ko nung nang-work ako kina Ate Diana. Bali isa po siyang engineer. Hindi po talaga siya yung amo ko, kundi yung parents niya na nasa Laguna. Bali may kondo po si Ate Diana sa Alabang at lingguhan lang kung umuwi siya sa bahay ng parents niya. Ang schedule po noon ng trabaho ko sa Laguna sa bahay ng parents ni Ate Diana ay 3 times a week lang. Isang araw para sa general cleaning, isang araw para sa paglalaba, at isang araw para sa pagpaplansya at pag-aayos ng mga damit at ilang mga gamit sa bahay. Pero 2 times a month din po, may schedule ako ng paglilinis sa kondo ni Ate Diane sa Alabang. Maaga kaming bumabiyahe ng parents niya papunta roon. Bali 22 years old pa lang ako noong mga panahon na yon. Mahigit isang dekada na rin pala ang lumipas simula nung mangyari to. First time ko nun maarating sa kondo at sobrang saya ko kasi ang ganda doon. May lobby at guard na parabang sa isang hotel, tapos may swimming pool pa. Sa 7th floor yung kondo unit ni Ate Diana. Saglit lang din ang pag-akyat doon dahil may elevator naman. Dalaga pa si Ate Diana noong mga time na yon, kaya solo lang siya doon. 1,000,000 daw ang halaga ng kondo unit sabi ng amo ko, pero maliit lang yon. Pagpasok namin, kusina agad, tapos kwarto. May maliit na banyo, tapos may konting space para sa veranda. Doon daw nagsasampay si Ate Diane. Bali 1 bedroom lang siya. Bago nga pala kami nun pumasok sa elevator, napansin ko agad yung convenience store malapit sa parking lot. Nakita ko rin yung matandang babae na nakatayo sa labas ng pinto nung store na yon. Hindi naman po sa pagiging judgmental, pero nagtaka ako. Kasi alam ko noong mga panahon na yon, kapag nasa kondo ka, mga yayamanin o may kaya o yung mismo mga residente lang ang nakakapasok. Kasambahay lang ako noong time na yon, pero hindi naman gaanong halata. Kung titingnan nga, parang kapamilya ako ni na Ate Diane. Pero yung matanda kasi, medyo madungis. Tapos nakakatakot yung itsura, lalo at mahaba yung itim niyang bestida. Nakasuot rin siya ng itim na belo. Ang alam ko, yung mga ganong pormahan pang probinsya o hindi na babagay sa ganoong lugar. Nawala ang atensyon ko doon sa matanda dahil biglang may sinabi sa akin yung amo ko. Unang beses na nagpunta ako sa kondo ni Ate Diana, nakilala ko na agad ang kaibigan niyang si Ate Joanne. Sa katabing kondo unit lang siya nakatira. Maganda, sexy, mabait at may anak na babae na nagngangalang Zoe na 6 years old. Hindi naman ako nahirapang linisin yung kondo unit ni Ate Diane kasi responsable siya, independent. Palibhasa, matagal na rin siyang nabubuhay mag-isa at malayo sa parents niya. Tsaka tinutulungan din ako maglinis nung amo kong babae. Pagkatapos naming maglinis, nagaya si Ate Diane sa mall. Doon daw kami magla-lunch. Namasyal kaming konti, tapos nag-grocery muna siya bago kami bumalik ng kondo. Doon pala kami natulog nung time na yon, pero hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi ko alam kung namamahay lang ba ako o may something doon sa lugar. Nung sumunod na linggo, sina Ate Diane naman ang umuwi sa Laguna. Kasama niya sina Ate Joanne at Zoe. Doon ko nalaman na kabit pala si Ate Joanne. May pamilya na yung tatay ng baby nito, pero nagbibigay naman ng sustento. Yung lalaki rin ang nagbabayad sa kondo unit na nirerentahan ng mag-ina. Aksidente ko lang narinig yung usapan nila Ate Diane at Ate Joanne. Chismosa lang ang peg. Nag-inuman kasi sila, kaya nung mga nalasing, nag-iyakan. Naawa nga ako nun kay Ate Joanne kasi mabait naman siya. Ako tuloy yung nang hinayang sa kanya. Nung sumunod na balik namin sa Alabang, nakita ko ulit yung matanda doon sa convenience store. Nagulat ako dahil andun din ito sa 7th floor, sa tapat ng unit ni na Ate Joanne. Pero nalaman ko rin kay Ate Diane na labandera pala nila yung matanda. Halos lahat daw sa building nila na walang kasambahay, kay Aling Celia nagpapalaba o kaya nagpapalinis. Isa pa lang kasi yung laundry shop na bukas doon sa condo building ni na Ate Diane. Kaya kung wala ka talagang oras sa maglaba o kaya wala kang washing machine at dryer,
hahanap ka talaga ng ibang gagawa nun. Nung ngumiti sa akin yung matanda, napilitan na lang din akong ngitian ito kahit parang may kakaiba. Iba kasi yung paraan ng pagkakatitig nito. Para sa akin, nakakatakot talaga siya. Nung araw na yon, schedule pala ng paglalaba ni Ading Celia. As usual, naglinis kami ng condo unit ni Ate Diane, tapos mall at grocery. Nagpaayos din silang mag-ina ng buhok sa salon at nagpa-pedicure. Pagbalik namin, naabutan namin si Ading Celia na naghihintay sa labas ng unit ni Ate Diane, dala ang mga nilabhan nito. Pagkaabot ng bayad ni Ate Diane, nagpaalam ng aalis si Ading Celia. Pero nilingon pa ako nito at tiningnan ng pakahulugan. Kakaibang kaba yung naramdaman ko noong mga oras na yon, pero sinarili ko na lang. Doon ulit kami nagpalipas ng gabi at hindi na naman ako nakatulog. Naiisip ko si Ading Celia. Nabanggit ni Ate Diane na wala pa raw isang buwan na labandera nila yung matanda. Pero dahil mabait naman daw at malinis maglaba, nakuha agad nito ang tiwala ng taga roon. Kahit walang alam si Ate Diane sa whereabouts ng matanda. Naaawa din daw kasi sila kay Aling Celia dahil nakiusap talaga ito na bigyan ng trabaho kahit bilang labandera. Sa dami ng araw nang nagpapalaba sa matanda, daig pa nito ang nagtatrabaho sa mall at mga factory sa laki ng kinikita. Pinilit kong makatulog dahil maaga pa ang biyahe namin pabalik ng Laguna. Pero naalimpungatan ako kasi parang may narinig akong malakas na sigaw sa kabilang unit. Parang nanggagaling yun kina Ate Joanne. Tumihaya ako ng higa at nakiramdam. Pero hindi ko na ulit narinig yung sigaw. Naisip ko na baka panaginip lang yun. Nung akmang pipikit na ulit ako, bigla akong nanigas kasi may narinig akong parang boses na nagdadasal. Kaya lang, hindi ko maintindihan yung salita. Basta, kinilabutan ako at parang nilamig. Gigisingin ko sana noon si Ate Diane, pero nawala naman bigla yung narinig kong boses. Hindi na kami nakapagpaalam pa kina Ate Joanne at Zoe kinabukasan dahil maaga kaming umalis. Pero bago kami sumakay ng elevator, parang may bumulong sa akin na lumingon at ginawa ko nga. Muntik pa akong mapatalon sa takot dahil nakita ko si Aling Celia sa tapat ng unit ni Ate Joanne. Nakatingin ng matalas sa akin at parang may hawak itong manika. Hanggang makabalik kami ng Laguna ay hindi nawala yung naramdaman kong takot. Hindi ako nakatiis. Bago ako umuwi sa amin, sinabi ko muna sa mga amo ko yung mga narinig at nakita ko habang nasa kondo kami ni Ate Diane. Hindi pa man ako tapos magkwento ay tumawag bigla ito at umiiyak. Naka loudspeaker kasi yung phone ng amo kong babae kaya narinig ko yung mga sinabi ni Ate Diane. Mga 2 oras daw after naming umalis doon ay may kumatok sa pinto ni Ate Diane. Very unusual daw yon kaya di niya agad binuksan, lalo at antok pa raw siya. Pero nung di raw tumigil yung pagkatok ng malakas, napilitan ng bumangon si Ate. Doon, nalaman niyang patay na si Ate Joanne. Ang nakapagtataka raw ay wala naman itong sugat sa katawan. Wala ring dugo. Hindi magulo yung loob ng unit nitong sakaling pagnanakaw man ang nangyari. Saka imposibleng may makapasok na masasamang loob sa building dahil mahigpit ang security. Tapos, safe si Zoe, tulog na tulog. Pero may nakita sina Ate Diane na mga insekto sa kama ni Ate Joanne. Nilalanggam din ang katawan nito. Agad niyang ipinaalam ang nangyari sa tatay ni Zoe. Pagdating daw doon, iyak ito ng iyak pagkakita kay Ate Joanne. Nagsisisi raw ito at humingi ng tawad. Tapos ay nagkwento ito tungkol sa pagkatao ng asawa nito na may lahi raw palang mangkukulam. Tubong si Kihor, pero sa Manila na nakilala. Galit na galit daw yung babae nung malamang may ibang pamilya ito, lalo at may anak na sinusustentuhan. Nung ipakita ron ito yung picture sa biyanan sa si Kihor, ay nagulat sina Ate Diane. Namukaan agad nila yung matandang babae na walang iba kundi si Aling Celia. Nagulat din yung tatay ni Zoe nung malamang labandera nila sa kondo ang biyanan nito.
Halos hindi makapaniwala yung mga amo ko sa nangyari. Sabi pa sa akin, sana raw ay nabigyan ko ng warning sa Ate Diana tungkol sa mga hinala ko kay Aling Celia. Pero ang sagot ko sa kanila, mahirap naman din manghusga ng walang sapat na ebidensya. At kung sakali, hindi rin naman malalaman na ang target pala ng matanda ay si Ate Joanna. Sobrang ikinalungkot ni Ate Diana ang sinapit ng kaibigan. Ang ipinagpapasalamat na lang din nila noon, hindi dinamay ni Aling Celia sa galit nito at paghihiganti ang inosenteng si Zoe. At dahil delikado ang buhay ng bata sa poder ng tatay nito, kinupkup na lang ni Ate Diana si Zoe, lalo at inaanak naman niya to. Dahil din may trabaho sa Alabang si Ate Diana, inuuwi nila yung bata sa Laguna. Isang buwan ang nakalipas, nagkwento si Zoe kina Ate Diana. Madalas daw nitong makita noon sa labas ng unit si Aling Celia. Nakita rin daw ni Zoe nung minsang palihim na kumuha ng hibla ng buhok ni Ate Joanna yung matanda. Sa ngayon sir, ay wala na akong balita sa anila. Halos isang dekada na rin kasi nung umalis ako ng Laguna at tumigil na mag-work sa kanila. Pero sana lang ay maayos ang kalagayan nila. Hanggang dito na lang po Sir Bob at more power sa inyong channel. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Charmaine, taga Dumaguete. Katulad ng mga senders, meron din akong gustong ibahaging kwento. Karanasan naman ito ng mga kaklasiko noong high school sa isang retreat house. Fourth year kami noon na magkaroon ng retreat. Excited ang lahat sa section namin. Lahat kasi ng magkakaaway ay nagkakabati, kaya magiging magulo at masaya na ang buong klase. Meron akong best friends na sina Kath at Lou. Nagkaroon sila ng alitan na nauwi talaga sa matinding away. Kaya nang mag-retreat kami ay pilit namin silang pinagbabati. Sa kanilang dalawa, mas matigas ang puso ni Lou. Kahit anong gawin namin at ng guru naming pagbabati sa kanila ay ayaw talaga niya. Ang dahilan niya kasi, pinahiya daw siya ni Kat sa buong klase at kahit sa buong school. Pumasok na kasi sila sa mundo ng pakikipagnobyo sa murang edad. Si Kath may nobyo at nakita nitong nakikipagharutan yun kay Lou. Hindi na niya kinausap si Lou dahil nangibabaw na sa kanya ang matinding selos. Agad niyang sinabunutan si Lou at sinabihan ng masasakit na salita. Malandi, mga agaw, harot at kung ano-ano pang naapanliliit. Hindi ko din naman masisi si Lou kung magtanim siya ng galit kay Kat. Pinatawag pa nga ang mga magulang niya noon. Pero bilang best friend nila ay wala akong kinampihan. Parehas ko silang pinakitunguhan ng maayos. Pero pakiramdam ko ay masama din ang loob sa akin ni Lou. Dapat daw kasi ay nagalit ako kay Kat sa ginawa nito sa kanya. Alam mo yon, away bata. High school problem si Kanga. Nagalit din naman ako, pero ayoko naman na pati kami ay magkasamaan na rin ang loob. Kaya nung araw na yon ay pinilit ko talaga silang magkaayos for the sake na gagraduate na kami at magkakahiwalay na ng landas. Unang gabi namin sa retreat house ay naglibot-libot kami ni Kat kasama ng ilang kaklase namin. Kinausap ko siya tungkol sa pakikipagbati niya kay Lou. Handa naman na raw siya. Wala na sila ng boyfriend niya noon dahil nahuli din niyang nakikipaglandian ito sa ibang babae. Doon niya na lamang wala talagang kasalanan si Lou. Sadyang malanding lalaki lang talaga ang naging boyfriend niya. Kung gaano kaingay ang umaga sa mga nagdadaan ng mga sasakyan malapit doon, ganoon naman katahimik sa gabi. Sabi nga ng isang kaklase namin ay parang haunted house na yung retreat house. Alas 7 pagkatapos maghapunan ay nasa kanya-kanyang kwarto na kami. Si Lou ay nasa kabilang kwarto habang magkatabi kami sa higaan ni Kat. Nang gabing yun, alas 8 pa lang ay patay na ang lahat ng ilaw sa labas at sa mga kwarto namin. Maaga kaming pinatulog dahil alas 6 ng umaga magsisimula ang unang activity. Pareho kami ni Kat na di makatulog doon dahil namamahay kami.
Di ko alam na parehas din kaming nakikiramdam sa paligid. Mga bandang alas 10 noon nang makarinig ako ng langit-ngit sa sahig. Medyo antik na kasi yung retreat house na nakuha. Kung pamilyar kayo sa Laperal White House sa Baguio, ganoon halos yung retreat house na yon. Pinakaramdaman ko lang dahil baka yung teacher lang namin yon. Narinig ko ding bahinang nagbukas yung pinto ng kwarto namin. Naghihintay ako na may pumasok noon. Pero ilang minuto nang nakabukas yon ay wala pa rin pumapasok. Andoon ako nakaharap sa may pintuan. Tahimik na noon, kaya inisip kong tulog na ang mga kasama ko, pati na si Kat. Nanigas na lang ako sa higaan noon nang makita kong may kandilang pumasok sa loob, pero walang taong may hawak noon. Nakalutang na pumasok yung kandila sa loob ng kwarto namin. Itim na kandila yon. Nang makarinig ako ng mahinang pagsinghap, ay namatay yung apoy ng kandila at nawala bigla ito. Sumara din yung pintuan na para bang may pumihit noon. Nang tanungin ko ng mahina kung sino yung suminghap, mahina akong hinawakan sa braso ni Kat at binulungan. Tinanong niya kung nakita ko raw ba yung itim na kandila. Sigurado daw siyang nakalutang yon. Yun din yung nakita ko at naisip ko pa ngang nananaginip lang ako. Pero dalawa kasi kaming nakakita. Buong araw kaming may activities. Kinagabihan noon, ginanap ang retreat namin. Nagsisimula pa lang ay ramdam na namin noon ang matinding emosyon, lalo na sa pagitan ni Kat at Lou. Isa ako sa matinding naapektuhan ng away nila. Kaya nagsisimula pa lang noon ay naiiyak na ako. May hawak kaming tatlong kandila, puti, itim at pink. Puti sa peace offering, pink sa love offering, itim naman para sa taong may hinanakit ka o galit. Pwede mong samahan yung itim na kandila ng puti o pink kung gusto mo maipagbati. Nang magbigayan na ng kandila, agad kong inabot kay Lou yung puting kandila. Ganoon din ang binigay ni Kat kay Lou. Pero nagulat kami noon, pati ang iba, nang baliin ni Lou sa gitna ang itim na kandila at ibinigay yung magkaputol na yun sa amin ni Kat. Nang magbigayan kami ng mensahe sa pinagbigyan namin ng kandila, ay nagsimula nang mag-iyakan. Sinindihan ko ang puting kandila na binigay ko kay Lou at nagbigay ng mensahe sa kanya. Nang iaabot ko na sa kanya yon, ay biglang namatay yung apoy na para bang hinipan. Nakailang sindi pa ako noon at nakita kong walang emosyon na atingin lang sa akin si Lou. Nakailang sindi pa ako ng kandila na patuloy namang namamatay. Kinikilabutan na raw yung teacher namin noon at mga kaklase. Kita kasi nila na parang hinihipan talaga yung kandila. Hindi yun tinanggap ni Lou nang magsindi, kaya pinatayo ko na lang sa sahig sa harapan niya. Nang sikat na ang mag-offer ng kandilang puti at magbigay ng message, ay ganoon din ang nangyari. Ilang beses din namatay yung apoy ng kandila na parang hinihipan. Hindi yun tinanggap ni Lou kahit na kinukulit na siya ng teachers at kaklase namin. Nanatili siya nung walang emosyon. Nang siya na ang magsindi ng kandila para sa amin, hindi pa nga niya nabubuksan yung lighter ay bigla na nag-aapoy yung hawak niyang itim na kandila. Naghiyawan kami noon. Bahagyang gumisi si Lou nang iabot sa akin yung itim na kandila. Wala siyang binigay na mensahe, kaya naman hinipan ko na yung kandilang yon. Pero sa pagtataka ko at naming lahat, ay hindi pamatay-matay yung apoy kahit anong ihip ko. Pati yung kandilang hawak noon ni Kat ay bigla na lang umapoy. Natigil ang retreat session namin noon dahil natakot na ang lahat. Hindi na namin alam ang nangyari kay Lou dahil bigla na lang siyang nagpaalam noon na uuwi na. Hindi na namin siya muling nakita dahil nag-drop out na siya sa school namin. Yung nangyari sa retreat, walang sino man ang naapagpaliwanag noon. Ganoon siguro katindi ang galit niya sa amin. Hindi mamatay-matay ang apoy sa kandilang itim. Ayaw niyang maipagbati. Naging usap-usapan yon sa klase namin. May isa kaming kaklase noon na mahilig sa mga kababalaghan. Baka daw may masamang espiritu sa retreat house.
at ginamit ito ang galit ni Lou para magparamdam sa amin. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako maapaniwala sa mga nakita ko tungkol sa kandila. May nagsabi din noon na baka may lahing magkukulam si Lou at marunong ito sa black magic. Ayoko mang isipin na totoo yun, pero kasi dahil sa mga nangyari ay posible talaga. Hindi namin mahagilap si Lou maging sa social media. Hindi ko alam kung wala ba siyang accounts o sadyang nakablock lang kami. Pero sana kung nasaan man siya ngayon ay maayos ang kalagayan niya. Sana ay napatawad na niya kami. Hello po Sir Bob at sa mga listeners niyo. Just call me Bea from Taguig. Madalas ko pong napapainggan ang mga stories niyo, especially noong pandemic. And I decided na mag-send na rin ng aking karanasan nung bata pa ako. Masasabi kong isa ito sa pinaka-creepy na naranasan ko sa tanang buhay ko. I was in grade 3 when this happened. Chubby-chubby pa ako noon at sabi nga ni Mama ay batiin. Maputi na medyo chinita at mataba ang pisngi. Ganyan niya ako kung i-describe. In short, cute. Hatid sundo ako ni Mama noon sa school. Medyo malayo din kasi ang pinapasukan kong elementary school. Kwento ni Mama, madalas daw talaga akong mabati noon. Meron pang araw na pinanggigilan ang pisngi ko. Hindi naman daw noon mapapaniwalain si Mama sa mga usog o bati. Kahit na pinagsasabihan daw siya ni Papa na kontrahin ang kung sino man ang bumati sa akin. Natutuwa pa nga raw noon si Mama na may nagagandahan o nakukyutan sa akin. Isang araw noon, habang nag-aabang kami ng masasakyang tricycle ni Mama, may dumaan na isang may edad na babae. May dala itong plastic na may lamang prutas. Saktong pabadaan ito sa harap namin. Nang mabitawan niya ang bitbit na plastic, huli ko nang napagtanto na para yung sinadya ng babae. Tinulungan pa namin siya noon ni Mama na pulutin yung mga nagkalat na prutas. Nagpasalamat naman ito sa amin at sinabihan pa niya akong napaagandang bata. Sabay pisil sa pisngi at ngumiti. Gumanti naman ako ng pagngiti noon. Sinabihan kasi ako ni Mama na huwag maging masungit kahit sa mga hindi ko kakilala para daw hindi ako magawa ng masama. Pero mukhang baliktad yata. Umalis na yung manang, pero nagulat kami nang maya-maya ay bumalik siya. Inabutan niya ako ng dala niyang prutas. Agad ko namang tinanggap yun at nagpasalamat. Kinain ko pa nga yun habang naasahe kami ng tricycle. Nang maarating kami ng bahay, ay bigla na lang akong nakaramdam ng matinding paghilab ng tiyan. At sakto, pagpasok namin ng bahay, ay sumuka ako. Suka ako ng suka noon dahil sobrang hapdi ang sikmura ko. Halos wala na nga akong maisuka noon. Maliban sa malapot na tubig na naninilaw ay wala nang laman pa ang suka ko. Sumunod noon ay dumaing na ako ng sobrang sakit ng tiyan. Agad akong dinala ni Mama noon sa ospital. Baka daw kasi may nakain ako at hindi natunawan. May pinainom sa akin gamot at ilagyan ako ng dextrose. Pero hindi pa rin yung nawawala. Masakit pa rin yung tiyan ko kaya hindi agad ako na-discharge. Hindi rin ako gaanong makatulog nun. Paidip-idip lang at ng mga bandang alauna ng madaling araw ay napapabalikwas ako ng bangon. Ang natatandaan ko nun ay nakita ko yung ali na nagbigay sa akin ng prutas. Sumilip yun sa kwarto kung nasaan ako. Ginising ko nun si Mama. Sinabi ko sa kanya na andoon yung manang na nagbigay ng prutas. Pero wala naman daw. Matapos yun ay bigla na naman kumirot yung tiyan ko. Napahiyaw na ako at namilipit. Ang sabi ni Mama ay grabe pa nga raw ang paghiyaw ko noon na parang wala na ako sa sarili. Ang tanging naaalala ko noon ay takot na takot ako doon sa manang na nakita ko. Para asi siyang isang witch. Nawalan daw ako ng malay at nilagnat. Nang magising ako ay muli akong nakaramdam ng paghilab ng tiyan at pananakit.
Sobra na ang iyak ko noon dahil kahit anong gawin sa akin ay hindi mawala yung sakit ng tiyan. Wala naman raw makitang posibleng dahilan ng doktor maliban sa di ako matunawan. Negative naman ang results ng labs ko kaya nagtataka na daw sila kung anong nangyayari sa akin. Madalas ko ring makita yung nagbigay sa akin ng prutas sa di ko malamang dahilan. Palagi ko rin yung sinasabi kay mama pero hindi naman raw niya nakikita. Yung parabang nag-hallucinate na ako nun. Kinutuban na raw nun ng masama si mama. Nakwento niya sa lola ko na nanay ni papa ang tungkol sa babaeng nagbigay sa akin ng prutas. Baka raw nausog ako nun, sabi ni lola. Kaya pinakausapan nila ang ospital na i-discharge na ako. Dinala nila ako nun sa isang manggagamot. Una, ang natatandaan ko ay pinahiran niya ng duya ang tiyan ko. Sobrang sakit pa rin noon ang tiyan ko. Dinasalan din niya ako at hiningi niya yung damit na suot ko nung araw na yon, which was my uniform. Sunod na nangyari ay may pinainom siya sa akin. Lukewarm water lang naman yon. At doon, biglang gumaan ang pairamdam ko. Sumuka pa rin ako noon at may lumabas na malapot na likido na kulay yellow at napakarami noon. Saka lang talaga nawala yung pananakit ng tiyan ko. Sabi ng manggagamot ay nausog nga raw ako. Huwag na raw akong tumanggap ng pagkain mula sa mga taong hindi ko kakilala. Pinagalitan din si mama noon ni papa. At simula nga noon ay naging aware na rin si mama sa mga ganoong bagay. Naniniwala na rin siya na may usog. Doon sa manang na nang usog sa akin, sana lang ay wala na rin siyang mabiktima. Sobrang sakit at nakakapanghina talaga. Yung pairamdam na mamamatay ka na anytime. Idagdag pa yung para kang nababaliw dahil may nagpapakita sa'yo. Sobrang creepy lang. Ito po muna ang kwento ko for now, Sir Bob. Thank you and God bless. Ako si Ricky, tubong antike na naapangasawa ng Bicolana. Itong kwento ay nangyari maraming taon na ang nakakalipas. Isa ito sa mga naging karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Simula pagkabata ay halos hindi ko na mabilang ang mga narinig kong kwento tungkol sa mga kilabot at kababalaghang nangyayari sa aming lugar. Isang pampublikong sementeryo sa aming lugar ang may baon na pinakamaraming nakakatakot na kwento. Nagkataon na ginabi ako noon ng uwi dahil napa-overtime ako ng kaunti sa trabaho. Mag-isa kong tinahak yung masukal na daan pauwi sa amin. Nang mapadaan ako sa public cemetery, maliban sa huni ng mga kuliglig ay nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa buong paligid. Mabuti na lang at may flashlight yung dikipat ko pang cellphone noon, kaya hindi ko na kinailangan pang mga pasa dilim. Tahimik lang ako naglalakad noong mga sandaling yon, nang bigla akong nakarinig ng ingay. Natigilan ako noon. Para bang may malamig na hangin na dumaan, sapat na para magsitayuan ang mga balahibo ko. Hindi naman mahangin noong mga panahon na yon. Sa di malamang dahilan, bigla akong kinilabutan. Napamura pa ako noon dahil sa biglang takot na naramdaman ko. Napabuntong hininga at sinubukan kong pakalmahin ang sarili. Maya-maya pa ay natigil na rin yung kakaibang ingay ng pagkaluskos, kaya nagpasya na akong magpatuloy sa paglalakad. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ay may itim na mga ibon na dumaan sa bandang harapan ko. Mga paniki yata yun. Sa gulat ay napamura at napaatras ako. Agad akong naghanap ng maliit na kawayan sa kabahagyang iwinasiwas yon sa ere para tuluyang makalayo yung mga paniki. Nagsilipara naman ang mga ito palayo. Ilang saglit pa ay muli na naman akong nakarinig ng kakaibang ingay. Mga kaluskos at parang malalim na ungol. Napagpasyahan kong alamin kung saan nanggagaling yung ingay na yon. Aaminin ko noong mga sandaling yon na nangangatog ang mga tuhod ko sa sobrang takot. Ngunit dala ng curiosidad ay hindi ko maiwasang hindi makontrol ang sarili
na alamin ang pinanggagalingan ng ingay na yon doon sa sementeryo. Mas lalong nakakatakot ang sementeryo sa gabi. May mga daga at mga insekto pangang nagsisilabasan na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Tuluyan kong pinatay ang flashlight ng dikipad kong cellphone at nangapa sa dilim. Halos mangisay ako sa kinatatayuan nang masulyapan ko sa hindi kalayuan ang isang bulto ng tao. Naatali ko dito at base sa haba ng buhok ay babae ito. Napansin ko rin na may mga kandilang nakasindi sa may banda roon. Nakasuot ang bultong nakita ko ng puting damit. Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang ingay na narinig ko. Yung paulit-ulit na pagkaluskos at yung mababang pag-ungol na mas lalong ikinakilabot ko. Nagdadalawang isip pa ako noon kung tutuloy pa ba ako o aatras na lang. Pero mas pinili ko magpatuloy. Pairamdam ko anumang oras ay mangingisay ako sa pwesto. Naramdaman ko rin ang panlalamig ng buo kong katawan. Natatakot man ay nagawa ko pa rin magpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa tuluyan akong mapahinto sa isang malaking marmol. Malihim pa akong napamura nang aksidente kong masagi ang lapida doon. Mukhang sobrang luma na ng lapida dahil mabilis itong nasira. Mabuti na lang at lupa ang binagsakan nito, kaya kahit papaano hindi nakalikha ng anumang ingay. Tuloy pa rin ang kakaibang ingay ng paulit-ulit na pagkaluskos at mababang boses ng pag-ungol, at mas malakas na yon. Kinakabahan naman ako nung napatingin sa babaeng nakaputi na nakatayo sa ibabaw ng libingang semento. Nakatalikod man ito ay alam kong nagmumula sa kanya yung kakaibang ingay na narinig ko. Akmang lilingon na sana ito sa pinagtataguan ko, kaya agad akong napaupo sa lupa para hindi niya ako makita. Napasapo pa ako sa dibdib sa sobrang kaba at takot na naramdaman. Sa sobrang ang kilabot ay hindi ko na napigilan at talagang naihi ako ng kaunti sa suot kong pantalon. Gusto ko na rin sapakin yung sarili ko noon dahil sa ginawa kong pagpasok sa loob ng sementeryo ng gabing yon. Nasa ganoon akong kalagayan nang biglang nagsalita yung babaeng nakaputi. "Anong ginagawa mo?" Namamaos ang boses niya na tila ba kakabangon lang. Mas lalong nanlamig ang buo kong katawan dahil sa tanong niyang yon. Sasagot na sana ako nang biglang may naunang sumagot sa akin. "Huwag kang maingay at baka may makaridig sa atin. Sandali lang to, titilaan ko lang." Nagulat ako hindi dahil sa may sumingit sa akin, kundi dahil sa pamilyar na boses na narinig ko. Balihim akong napamura at napagpasyahang muling silipin yung babaeng nakaputi. Ngunit isang kababalaghan ang bumungad sa akin. Nakahiga na yung babaeng nakaputi sa ibabaw ng marmol, habang nasa paana naman niya ang isang lalaki. Sa tulong ng mga naasinding kandila sa tabi nila ay malaya kong nasilayan ang kababalaghang ginagawa ng dalawa. Muli na namang gumawa ng kakaibang ingay ang babaeng nakaputi dahil sa ginagawa sa kanya ng kalaguyo niya. Hindi ko maiwasang maasar nang tuluyan kong makilala ang dalawa. Sila ay sina Marites at ang barberong kalbo sa aming lugar. Ang mas nakakaasar ay yung gumagawa ang dalawa ng kababalaghan sa loob pa mismo ng sementeryo. Doon ko lang din napagtanto na ang ingay, o mas tamang sabihin na mga kaluskos at ungol na naririnig ko, ay galing mismo sa kanilang dalawa. Mukhang sarap na sarap pa nga ang mga ito dahil sa kalokohan nila. Napailing na lang ako dahil sa mga kababalaghang nasaksihan ko. Nang may biglang bumulong sa akin, nagsitayuan ang mga balahibo ko at dahan-dahang napatingin sa gilid ko. Wala akong ibang kasama. Wala yung bumulong sa akin. Bukod sa milagro ng dalawang nasa harapan ko, ay kakaibang kilabot ang naramdaman ko. Mas lalo pa akong natakot nang may biglang malamig na kamay na humawak sa batok ko. Paglingon ko ay walang ibang tao. Doon na ako kumbinsido na may nagmumulto talaga sa sementeryong yon.
napalakas na lang yung sigaw ko. At sa bilis ng mga pangyayari, namalayan ko na lang na tumatakbo na ako palabas ng sementeryo. Bago pa ako tuluyang makalabas, ay nalingunan ko pa yung kalbong barbero at si Marites na naguunahan din sa pagtakbo. At sa mga sandaling yun ay walang saplot ang dalawa. Hindi ko tuloy maiwasan na muling mapamura. Hindi ko kasi alam kung saan ako matatakot. Kung sa multo ba o doon sa kapusukan ng dalawa. Napatunayan ko rin na totoo nga na may mga kababalaghang nangyayari sa sementeryo. Maliban sa pagpaparamdam o pagpapakita ng multo, ay maituturing kababalaghan din ang ginawa ni Marites at ng kalbong barbero na may kanya-kanyang sariling pamilya at asawa. Sa abutihang palad ay ligtas naman akong nakauwi sa aking pamilya. Naikwento ko nga yung nangyari sa pamilya ko. Maging sila ay nagulat din sa kwento, pero mas natawa sila dahil sa nangyari sa dalawa. Kinabukasan nun ay kumalat ang usap-usapan sa aming lugar ang tungkol sa nasirang marmol sa sementeryo. At nang tingnan ko yun ng palihim, natawa na lang ako nang mapagtanto ko na ang marmol na nasira ay ang mismo marmol kung saan kumuha ng milagro ang mga taksil. Simula nung araw na yun ay iniiwasan ko na talagang pumasok sa loob ng sementeryo lalo pag gabi. Kinikilabutan na rin ako na baka makasaksi na naman ng panibagong kababalaghan. Kalaunan din pala ay natuklasan ng asawa ni Marites at ng kalbong barbero yung pagtataksil nila. Nagkagulo at nagkabaranggayan pa nga. Nagkaayos naman yung kalbong barbero at yung asawa nito. Pero si Marites at yung asawa niya tuluyan nang naghiwalay dahil na lamang may iba na namang kinakasama noon si Marites. Ito lang ang kwento ko, boss. Sana ay mabasa ninyo itong medyo nakakatakot at nakakalokong kwento ko. Magandang araw po. Tawagin mo na lang akong John. Nangungupahan ako dati sa Fortune Marikina, pero lumipat ako sa Mandaluyong dahil sa isang nakakapanindig balahibong alaala. Kahit nga ngayon, habang tinatype ko to, ay di ko pa rin maiwasan na matakot dahil sa pangyayaring yon. Pero ready na po akong ikwento sa inyo itong naranasan ko. Nung unang araw ng paglipat ko doon sa inuupahan ko sa Marikina, matapos kong ayusin ang mga gamit ko, ay naisipan ko munang tumambay. Marami pa naman akong oras noon at Linggo naman. Chinek ko yung itsura ko sa isang lumang salamin na naasabit sa dingding ng kwarto. Bale kasama na yon sa inupahan ko. Bigla kong naisip kung mataas ba ang value ng salamin. Antik kasi yon at mukhang maganda. Samahan pa na magandang lalaki din naman ako sa refleksyon. Joke lang po. Napangiti ako noon dahil GGSS talaga ako noon. Dumaan pa ang ilang araw at naging normal naman ang lahat. Mas naging feel at home ako doon sa apartment na yon. Pero nung tumagal na, napansin kong may hindi pangkaraniwan doon sa refleksyon ko sa salamin. May isang hugis na tila ba sugat na unti-unting sumusulpot sa mukha ko. Naisip ko na baka madumi lang yung refleksyon, kaso hindi yun matanggal. Yun lang kasi yung salamin doon sa apartment. Wala akong sariling salamin. Kumbaga, natecheck ko lang yung itsura ko kung hindi doon sa lumang salamin ay sa phone ko o kaya kapag nasa labas. Pero wala naman. Kinapa ko yung mukha ko, pero yun nga, wala naman akong nakapangsugat. Nagamba na ako noon at ginugol ko yung oras ko sa pagsusuri ng sarili. Naisip ko rin noon na baka dala lang ng pagod at puyat dahil nga kakalipat ko lang noon at maraming kailangan ayusin. Tapos busy pa sa trabaho tuwing umaga. Kinabukasan paggising ko, sinadya kong manalamin agad para tingnan kung may sugat pa sa mukha ko. Pero wala na, kaya naman sigurado ako noon na dala lang yon ng pagod at puyat kaya namamalik mata. Pero may kakaiba akong pairamdam noon na parang may tinatagong lihim yung lumang salamin. Gabi-gabi ko kasi nakikita noon yung refleksyon ko na may sugat sa mukha at habang dumadaan pa ang araw ay lalo itong lumalaki at lumalalim.
hanggang sa naisip ko nga na may diferensya talaga yung salamin na yon. Isang gabi pa ang dumating at nakita kong nagdurugo na yung sugat sa aking refleksyon. Kahit na wala naman, hinawakan ko ang mukha ko para malaman. Wala akong nakapang dugo pero nakakapagtaka. Kanang kami kasi ang ginamit ko para kapain ang mukha. Pero bakit sa kabila yung ginamit niya? Di ba dapat kung nasaan ang posisyon ng kamay ko, yun din dapat ang magre-reflect sa salamin? Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako nun o tama ang nakita ko. Kaya naman sinubukan kong kapain muli at tingnan mabuti kung kanang kamay din ba ang gamit ng refleksyon sa salamin. Pero yung kabila pa rin talaga. Napabuntong hininga na lang ako nun at isinantabi muna ang isipin. Napaaraming tanong nun ang pumasok sa isipan ko. Kung guni-guni lang ba talaga o may kakaiba talaga sa salamin na yon. Hindi ko rin naman siya maalis doon sa pwesto dahil parang nakadikit siya sa dinding. Hindi ko na alam ang gagawin at paniniwalaan. Kaya naisip kong magtanong sa isa kong kaibigan na tawagin na lang nating July. Sinabi ko sa kanyang bisitahin ako sa aking apartment dahil may ipapakita ako sa kanya. Hindi naman siya nagdalawang isip na puntahan ako. Una ay pinakilatis ko muna sa kanya yung salamin. Napansin din niyang kakaiba ang kanyang refleksyon dahil parang mas maganda siya doon o mas nag-glow up kumbaga. Pagkatapos ay kinuwento ko na sa kanya ang mga nangyari. Yung tungkol sa sugat ko sa muka doon sa refleksyon at yung kabilang kamay ang nakikita doon sa salamin. Sinubukan namin nung itaas ang kanyang kanang kamay. Sakto na sumabay ang refleksyon sa kanya. Kung anong side yung tinaas niya, yun ang nakikita sa refleksyon na normal naman. Wala ring lumitaw na sugat sa kanyang muka. Naisip ko na gabi lang ako nakakaramdam ng kakaiba sa salamin. Kaya sinabi ko sa kanya na hintayin naming maggabi. Pero hindi na siya pumayag nun dahil pagagalitan daw siya ng magulang niya kapag gabi na siya nakauwi. Pinayuhan lang din niya ako na magpatawas dahil baka may nagmumulto na raw sa akin. Siguro nga ay matutulungan ako ng magtatawas sa problema ko. Naghanap ako online ng legit na malapit na albularyo. Lumabas muna ako noon sa apartment para bumili ng ulam. Nagulat ako nang pagkabalik ko, nakita ko si Juday na naghihintay sa akin. Nakaupo siya sa kama at naatingin ng mapanukso. Bigla ko siyang tinanong nang kung bakit siya naroon, gabi na. Ang akala ko hindi siya pwedeng gabihin. Hindi siya sumagot at ngumiti lang sa akin. Naupo naman ako sa tabi niya at niyaya siyang kumain. Tumango lang siya at ngumiti. Pagkatapos nun ay hinanda ko na yung binili kong hapunan. Nagsandok na ako ng kanin at ilipat sa mangkok ang ulam. Binalikan ko si Juday sa kwarto para yayain na kumain. Mukhang nahihiya at ayaw pang tumayo. Kaya naman hinawakan ko ang kamay niya at pilit na hinila. Habang ginagawa ko yun ay napalingon ako sa salamin. Sa gulat ko ay nabitawan ko ang kamay ni Juday. Gulat na gulat talaga ako nun dahil walang refleksyon si Juday sa salamin. Napatitig ulit ako sa kanya. Pagkatapos ay muling lumingon sa salamin. Wala talaga siyang refleksyon. Naguguluhan na ako nun kaya pumunta ako ng kusina. Bigla kong naalala ang doppelganger at para makumpirma, tinawagan ko si Juday. Ilang saglit lang ay sinagot na niya ang phone. Tinanong ko kung nasaan siya. Ang sabi niya, kakauwi lang daw niya ng bahay. Kung si Juday ang kausap ko noon sa telepono, sino yung nasa kwarto ko? Muli akong pumasok ng kwarto para tingnan si Juday. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan dahil sa nakita ko. Andun pa rin si Juday o ang doppelganger niya. Naatitig siya sa akin ng masama at meron siyang sugat sa muka. Yung sugat na nakikita ko sa gabi tuwing naatingin ako sa salamin. Nakumpirma ko ngang hindi totoong si Juday yung kasama ko sa bahay. Sa sobrang kilabot ko ay napatakbo na lang ako palabas ng apartment. Naghintay ako ng ilang minuto sa labas ng bahay bago muling pumasok sa loob. Pag-check ko ng kwarto at sa buong kabahayan, wala na yung doppelganger ni Juday. Alam kong hindi ako mapapanatag ng mag-isa sa loob ng apartment. Nagdakad-dakad na lang ako buong gabi at nagpalipat-lipat sa mga convenience store para magpalipas ng oras. Buti na lang at weekend noon at walang pasok kinabukasan.
Mga umaga na ako bumalik ng apartment. Nagsabi ako noon sa landlady ko na aalis na ako. Nagdahilan na lang ako na babalik na ako sa bahay para alagaan ang may sakit kong magulang kahit wala naman talaga. Nag-ayos na ako ng mga gamit nung araw na yon at nag-impake. Yun na rin ang huling beses na tumapak ako sa apartment na yon. Sa ngayon boss, okay naman ang nalipatan ko. Mas malapit siya sa workplace ko at walang pagpaparamdam. Mag-iisang taon na rin ako sa nilipatan kong apartment. Ito lang ang kwento ko boss. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw, Sir Bob. Ako si Dizel, tubong Marinduque. Pero dito po ako nag-i-stay sa Quezon City ngayon. Ang ibabahagi ko pong kwento ay yung naging karanasan ko sa isa sa mga hawak kong condo units around Makati. Isa po akong sales agent. Pero dahil dun sa naging unforgettable experience ko, ay nag-decide ako na magpalit ng trabaho. Noong una po talaga ay hindi ako naniniwala sa mga multo. Lalo ngayon na moderno na ang panahon. Pero nagkamali ako. May mga nakaka-encounter pala tayo at kung minsan ay nakakasama pa natin. Hindi lang tayo aware. Isang umaga, habang nag-aasikaso ako para papasok ng trabaho, biglang may nag-chat sa akin. Si Kevin na atrabaho ko. Ang sabi niya, ibibigay raw niya sa akin yung isang condo unit na hawak niya. Nagtaka ako nun. Tinanong ko siya kung anong meron. Sumagot naman agad si Kevin at ang sabi niya, wala lang daw. Gusto lang daw niyang ibigay sa akin at baka sakali na maibenta ko dahil nga raw magaling ako. Matagal na raw niya kasing hawak yon pero walang gustong bumili. Nagtaka ako ulit at napaisip kung bakit hindi maibenta yung unit ni Kevin. E mahusay din naman siyang agent. Nireplyan ko pa rin siya at sinabi kong magkita na lang kami pagsapit ng break time. Blessing in disguise naman yung una kong client ako, Paul Sir. Naghahanap kasi sila ng affordable na unit. Naalala ko si Kevin kaya naman medyo na-excite ako. Mukhang may bibili na sa condo unit niyang nakatenga. Sir, ma'am, meron po akong may offer. Kaso lang po hindi pa po kami nag-uusap ng friend kong agent eh. If ever po na gusto nyo makita, pwede po kayo bumalik after lunch. Naangiting sabi ko sa kanila. Agad naman silang tumango at sinabing babalik sila sa sinabing oras. Pagsapit ng break time ay nagkita kami ni Kevin sa cafe na madalas kong tambayan. Pinag-usapan namin yung sinasabi niyang condo unit. Nung sinabi ko na gustong makita ng bago naming client, halos mapatalon sa tuwa si Kevin. Pero maya-maya ay bigla siyang sumeryoso at nagbuntong hininga pa. Ang weird kasi, Ma'am Dizel, yun lang yung unit na di nabibili. I mean, di natutuloy. Pag may tumitingin, gusto nila agad. Well, siguro dahil maganda naman tas affordable pa. Kaya lang, halos lahat ng mga nagbabalak bumili dun sa unit, umaatras naman kinabukasan. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Tinitigan ko ng maigi si Kevin kasi baka nagbibiro lang siya. Kaso pansin kong seryoso talaga ang itsura niya. Medyo may kutob na ako noon pero sinabi ko sa kanya na kukunin ko yung unit. Baka sakaling ako ang hinihintay para mabili na rin yun finally. After lunch nga ay bumalik yung potential client kong couple. Ipinakita ko yung pictures lang muna ng condo unit na nakuha ko kay Kevin. So far, maganda itong unit at bagay na bagay sa amin ng fiancé ko, especially yung dark color sa dining area. Sure na kaming kukunin namin yan, ma'am. Natuwa naman ako dahil hindi pa man nila nakikita ng personal yung unit ay interesado na sila. Tinawagan ko agad si Kevin. At doon ay nagkwento na naman siya ng weird daw at creepy things tungkol dun sa unit. Pero sa loob-loob ko, di naman ako naniniwala. Baka ginugood time lang ako ni Kevin. O baka nagsisi siya at nagbago ang isip. Kaso huli na dahil may interesado ng kunin yung condo unit niya.
pero kwento ko na rin yung mga nalaman ko from Kevin. 5 years ago daw, bago naging condo building, yung specific area na yon na gawa na ay naging bungalow house muna yon. Tapos may nakatira doon sa ibaba. Solo lang daw ito sa bahay. Noong mga panahon na yon, uso ang mga krimen gaya ng kidnapping, murder, rape at iba pa. Napag-alaman daw ni Kevin na rape victim pala si Amanda, kaya tahimik at mailap sa mga tao, lalo sa mga lalaki. Pero unti-unti raw nakuha ni Kevin ang loob ng babae, hanggang sa kusa na itong magkwento sa mala bangungot nitong karanasan. Ayon kay Amanda, wala raw itong kaalam-alam na bawat kilos nito ay alam ng suspect, pati na rin yung pasikot-sikot sa bungalow house nila. Naghihintay lang yung suspect ng tamang oras at tiyempo kung kailan at paano papasukin ang bahay ni Amanda. Alam din ng suspect na walang kasama ang dalaga sa bahay. Isang gabi, pag-uwi ni Amanda galing sa grocery, eksaktong pagkapasok pa lang nito sa loob ng bahay, ay bigla raw minagtakip ng panyo sa bibig nito. Dahil doon ay nawalan ito ng malay at sinamantala daw ng suspect ang pagkakataon para magawa nito ang maitim na balak. Matapos pa ulit-ulit na gahasain ng dalaga, hindi pa raw ito nakontento. Pinatay pa raw nito si Amanda at iniwan ang bangkay ng babae doon sa bahay. Hanggang doon lang yung naikwento ni Kevin. Hindi ko na rin siya tinanong pa tungkol sa ibang detalye dahil bigla akong nanghina at kinilabutan sa nalaman ko. Yung spot kasi ng condo na yon sa may second floor ng building ay siya palang spot ng dating bahay ni Amanda kung saan siya pinatay. Before ang finality ng pagkuha o pag-turnover ng condo unit sa couple, dahil excited na nga silang bilhin yon at may budget naman sila, pumunta muna kami ni Kevin doon. Gusto kong makita muna at ma-check kung maayos ba ang lahat sa kabila ng mga nalaman ko. Hindi pa rin kasi ako nag-alala kasi hindi nga ako naniniwala sa multo nung mga time na yon. Nauna akong pumasok sa loob at kasunod ko naman si Kevin. Wala akong kamalay-malay na may hawak pala siyang puting panyo. Bigla niya akong hinila at pagkatapos, tinakpan niya ang ilong ko gamit yon. Hindi ko na naalala ang nangyari sa akin pagkatapos. Pagkising ko, naatunghay sa akin si Kevin at nakangisi. Napansin ko ring namula bigla ang mga mata niya. Maya-maya pa, tumawa siya ng nakakaloko, saka walang ingat na sinubad ang suot ko. Napasigaw ako at napaiyak dahil napunit ito sa may parting dibdib. Mind you sir, nung time na yon, bago pa lang yung condo building at hindi pa natitirhana ng mga residents. Kumbaga, nasa final stages pa lang ng pre-selling. Nanginginig ako noon sa takot at di ko alam kung anong gagawin. Hanggang sa may natanaw akong figura ng babae na parang papalapit sa amin. Akmang sasakalin na ako ni Kevin pero hindi natuloy. Sa pagtataka ko, bigla niya akong binitawan tapos bigla na lang siyang napatulala. Napasunod yung tingin ko sa direksyon ng tinitingnan ni Kevin at doon ko nakumpirma na hindi hallucination lang yung nakita kong babae. Hindi mo ba ako natatandaan, Kevin? Naalala mo ba yung ginawa mo sa akin noon? Kung paano mo ako binaboy at pinatay sa mismong bahay ko? Di ka man lang nakonsensya. Ngayon, ako naman ang maniningil sa'yo. Ramdam ko ang galit ng figura ng babae sa may di kalayuan sa amin. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako noon o ano. Pero kung ibabase ko sa kwento ni Kevin, ay tingin ko si Amanda yon. Nung tulala pa rin si Kevin, ay buong lakas ko siyang tinulak at pumaibabaw sa kanya. Pinagsasakal ko siya noon. Yung pakiramdam ba na nilinlang niya ako at isa pala siyang kriminal, kaya gusto ko na siyang patayin noong mga oras na yon. Nagmakaawa siya sa akin at tinawag ako sa pangalang Lizelle. Para akong natauhan noon, kaya bigla ko siyang binitawan. Bigla akong nanghina noon at nawala ng malay. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos noon. Pagising ko ay nasa ospital na ako. Ayon sa nurse na nakausap ko, dinala raw ako ng isang katrabaho ko doon na babae.
pero yung boyfriend ko raw ay hindi na umabot. Dead on arrival. Napaiyak ako ng malakas pagkaalala sa mga nangyari. Inisip ng nurse na nagka-trauma ako dahil sa pagkamatay di umano ng boyfriend ko. Inatake raw ito sa puso. Hinayaan ko na lang yung mga tao sa ospital na ganoon ang isipin. Hindi ko rin kasi makwento sa kanila ang tunay na nangyari. Nang maalabas ako ng ospital, nag-decide akong kausapin ang clients ko. Sinabi ko sa kanila ang lahat tungkol doon sa condo unit. Akala ko nga ay aatras sila, pero hindi ganoon ang nangyari. Pareho raw palang bukas ang third eye ng mga ito at sanay nang maka-encounter ng mga ligaw na kaluluwa at mga elemento. Sinabi rin nila sa akin na nakita na nila si Amanda sa pictures pa lang nung tiningnan nila yung itsura ng condo. Remote viewing daw ang tawag doon. Panatag daw ang mga ito na tapos na ang mga pagpaparamdam ni Amanda dahil nakamit na nito ang hustisya. Nakatawid na raw ito sa liwanag. Dagdag pa nila ay nagbukas rin daw ang third eye ko the moment na pumasok ako doon sa condo unit. Kahit pa nabenta ko yung unit na yon at hindi na ako ulit dinalaw ni Amanda, nag-decide pa rin ako na magpalit ng trabaho. Gusto ko kasing kalimutan yung traumatic experience ko with Kevin. Mahirap para sa akin na tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan ko at itinuring kong kaibigan ay isa palang kriminal. Ngayon ay naniniwala na ako sa mga multo at elemento. Kaya nga kapag nakikinig ako ng mga kwento nyo sir, ay medyo nakaka-relate na ako. Malungkot man na alalahanin si Amanda, pero natutuwa naman ako dahil sa wakas ay tahimik na siya. Salamat Sir Bob kung mabasa ninyo ang kwento ko at ma-feature sa inyong channel. Aabangan ko po ito at God bless. Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng mga tumatangkilik ng inyong channel. Itago na lang ako sa pangalang Paula. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa natuklasan ko sa bahay noon ng lola ko. Pangalanan na lang natin siyang Lola Ramona. Medyo maselan po ang kwentong ito kaya itago nyo na lang po ang identity namin. Nasa high school ako nang makilala at makita ko ang lola ko na nanay ni Papa. Sabi ni Papa, umalis na raw siya sa bahay nila sa edad na 14 at nanilbihan sa ibang tao. Naging schoolboy siya sa isang may kayang pamilya. Hindi sinabi ni Papa ang dahilan kung bakit lumayo siya sa kanyang pamilya. Nang mabalitaan namin na may sakit si Lola at pinapauwi si Papa, ay nasabik ako. Matagal ko na kasi siyang gustong makita at makausap. Tama si Papa nang sabihin niyang malayo talaga ang probinsya nila at sa dulo pa ng baryong kinagisnan niya. Malaki ang bahay ni na Lola pero halatang niluma na ng panahon. Baryong tipikal na bahay na dinedescribe sa mga ghost stories. Mukha yung haunted. Hindi ko pinapahalata kay Papa na kinikilabutan ako nang maapasok na kami ng bahay. Puro luma ang kagamitan doon at ang creepy pa ng langit-ngit ng pintuan ng buksan. Epekto siguro ng pagkahilig ko sa horror ay nakakaisip ako ng katatakutan. Pagkaayos namin ng mga gamit sa silid na gagamitin namin ay binisita na namin si Lola. Katabi lang yun ng silid na gagamitin ko. Nakahiga si Lola at halatang nangihina. Napahagulgol ito nang marinig niya ang boses ni Papa, kaya napalapit kami sa kanya. Nagpakilala ako sa kanya at nagmano, pero hinila niya ang kamay ko noon at niyakap. Nagtampo pa nga raw siya kay Papa kung bakit noon lang namin siya dinalaw, kung kailan daw na hindi na niya kayang makalakad. Maraming dinahilan noon si Papa na kahit ako ay gusto ko rin mainis sa kanya. Naiingit kasi ako noon sa mga kaklasiko kung nakakasama nila ang mga lola nila. Iba kasi yung pakiramdam na andyaan yung grandparents mo. Nagpaiwan ako noon sa silid ni Lola
nang magpaalam sina Papa at Mama na mamamalengke muna. Sinabi ko na ako na ang magbabantay kay Lola dahil abala din doon ang nagbabantay sa kanya sa kusina. Nakatulog na noon si Lola at nakaidip naman ako. Pero nagising ako nang makaramdam ng tawag ng kalikasan. Hindi ko pa abisado noon ang malaking bahay. Kaya nang may makita akong pintuan sa silid ni Lola, ay inisip kong banyo yon. Nagmadali pa akong pihitin ang doorknob. Medyo matigas pa nga yon, pero bumukas din. Ihing-ihi na talaga ako noon. Kaya nadismaya ako nang pagbukas ko ay hindi pala yon banyo. Bumungad sa akin yung parang altar. May nakasindipan ng mga kandila sa kandelero. Pero ang naghatid sa akin ng kilabot ay yung ribultong pinalilibutan ng naasinding kandila. Hindi yun pamilyar at medyo nakakatakot yung itsura. Nagulat ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Si Lola yon. At sa gulat ko ay nakatayo na ito ng maayos. Bago pa niya ako pagalitan ay tumakbo na ako palabas ng silid niya. Umurong yung naramdaman kong pagkaihi. Napalitan yon ng kilabot nang madaanan ko sa higaan na nakahiga pala doon si Lola. Hindi ko talaga makalimutan yon, sir. Nagkulong ako sa silid ko hanggang sa dumating sina Papa. Hindi na ako nagpapaiwang kasama si Lola sa silid niya. Hindi ko alam pero nakaramdam na ako ng takot sa kanya noon. May nahagip kasi ang paningin ko doon sa altar na napasukan ko. Maliban kasi sa ribultong naroon ay may mga larawan din. Hindi pamilyar sa akin ang mga itsura pero puro sila babae. Inabot kami ng isang linggo doon na hindi ako muling pumasok sa silid ni Lola kahit na andoon pa sina Mama at Papa. Siguro ay napansin din ni Papa yon, kaso lang hinayaan na ako. Naramdaman ko rin noon na parang ayaw din niyang nalalapit ako kay Lola. Ilang araw pa noon ay tuluyan nang namaalam si Lola. Ilang araw lang ang naging burol niya at agad na siyang pinakremate ni Papa. Nagtaka pa kami noon kung bakit niya pinasunog yung bangkay ni Lola. Hindi pa rin niya kinukwento ang tunay na dahilan kung bakit maaga siyang umalis sa poder ni Lola. Dalawa lang silang magkapatid at siya ang panganay. Nalaman din niyang nang magdalaga si tita na kapatid niya ay nakatira ito sa tiyahin nilang taga Maynila. Naiwan nung mag-isa si Lola dahil hiwalay na sila ni Lolo noon. Sumunod na araw, pagkatapos makremate ni Lola ay pinasunog lahat ni Papa ang mga gamit niya. Nagulat pa ako noon nang pasukin namin ang silid na may altar. Pinagsisilid ni Papa ang mga nakalagay doon sa altar, pati na yung mga kandila na nakita kong hindi pala kulay puti. Hindi ko na rin nakita yung mga larawang naroon. Pagkatapos na masilid sa isang kahon ay ibinaon yun ni Papa sa lupa. Pinalinisan din niya yung silid na yon at ginawang storage room. Kahit ang silid ni Lola ay pinalinisan niya, pinaglalabas niya lahat ng mga gamit at sinunog. Nagulat pa kami noon nang dumating si tita. Doon na sila nagsimulang magkwentong magkapatid. Apat lang kami nandoon sa sala. Bungad ni tita kay Papa kung sinunog ba daw niya yung mga gamit na naalagay sa altar ni Lola. Sinabi ni Papa na nilibing niya lang yon. Sunod nun ay umiyak nang nagkwento si tita ng mga naranasan niya nang silang dalawa na lang ni Lola ang naiwan. Hindi pa raw niya maintindihan nung una kung bakit may mga larawan ng babae sa altar ng nanay nila. May nakasindi rin kandila sa tabi ng bawat larawan. Yung mga nasa larawan daw ay ang mga naging kasintahan ni Lolo at ang babaeng kinakasama nito. Marunong daw palang mangulam si Lola at yung kandila ay parang buhay nung mga babaeng nasa larawan. Oras na matunaw na yung kandilang nakalaan dito ay binabawian na rin ng buhay ang mga babae. Yun daw ang hindi matiis ni Papa. Yung kakayahan ni Lola na kahit daw sa mga kaklase niya nung elementarya ay ginagamitan nito. Si tita naman ay tinuturuan niya. Kaso ayaw daw ni tita, kaya umalis din ito sa poder ni Lola. Nakwento ko sa kanila na di sinasadyang nakapasok ako dun sa silid na may altar.
at nakita ko nga yung mga naapatong doon sa altar ni Lola. Tinanong ko kung nasaan na yung mga larawan. Nasama palang nasunog yon kay Lola. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, sir. Magandang araw sa iyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Bago ang lahat, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na hindi po ako magaling sa pagsusulat ng kwento. Kaya kayo na po ang bahalang mag-ayos. Maraming salamat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Liza. Itong kwento ko ay tungkol doon sa may-ari ng inupahan naming bahay noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Manang Klaring. Mabait naman si Manang Klaring nang makausap namin. Maayos din ang bahay na inaalok niya at mura pa. Pwede na yon sa aming mag-asawa na nagsisimula pa lang na mamuhay. Ilang buwan pa lang kaming kasal noon ng mister ko nang mapagdesisyonan namin na bumukod na. 2 buwan na rin akong nagdadalang tao noon. Kaya masaya kami noon nung may makuha kaming murang paupahan pero malaki at maayos. Ang napansin ko lang noon sa likuran ng bahay nang maglibot kami ay maraming umbok ng lupa. Pero hindi ko na tinanong kung ano yon. Malawak ang bakuran at maraming puno at mga halaman sa paligid. Magkakalayo din ang ibang bahay kaya ramdam ko ang katahimikan habang naglilibot kami. Hindi na kami noon nagdalawang isip pa na kunin yon. Matagal ding naatira doon si Manang at kukunin na daw siya ng anak na naninirahan daw sa may syudad. Tuwing katapusan na lang daw niya kami pupuntahan para sa bayad sa upa. 2 araw lang ang lumipas noon ay lumipat na kami. Halos kumpleto rin ang kagamitan sa bahay. Pinagamit na rin sa amin yon ng may-ari. Mabuting araw ay may tatao sa bahay habang wala siya. Unang gabi noon ay hindi ako makatulog. Namamahay talaga ako. Habang yung mister ko naman ay tulog na tulog dahil sa pagod sa paglilipat namin. Bumangon ako noon para sana uminom ng tubig. Isang palapag lang ang bahay, kaya paglabas ng kwarto ay sala at sa kabila naman ay kusina. Kita mula sa labas ng silid ang kusina. Hindi ko pinatay ang ilaw doon dahil madalas talaga akong bumangon sa gabi para uminom at umihi. Andoon din kasi ang CR sa may kusina. Habang papalapit ako noon sa may kusina, may napansin akong parang may kumikilos sa may bandang lababo. Pero nang tingnan ko ay wala naman, kaya nagmadali na lang akong uminom ng tubig. Muntikan ko yun maibuga nang makarinig ng iyak ng bata. Medyo nataranta pa ako noon dahil nga nakakaawa yung iyak. Pero bigla namang tumigil. Nagpalingalinga ako sa buong bahay. Saka ko naalalang malalayo pala ang ibang bahay doon sa amin. Medyo kinilabutan ako noon dahil nakapagtataka kung saan nanggaling yung iyak ng bata. Nagmadali na akong pumasok ng silid noon. Ginising ko ang mister ko pero ungol lang ang sagot niya sa akin. At kahit anong yugyug ko sa kanya ay hindi siya nagising. Inis na nagtalakbong na lang ako ng kungot. Nang maya-maya ay muli ko na namang narinig yung pag-iyak ng bata. Tinakpan ko na yung tenga ko. Hanggang sa magising na lang ako noon kinabukasan na naabaluktot at balot na balot ng kumot. Nagtaka pa nga si Mr. noon kung bakit daw ako naatalokbong ng kumot gayong mainit naman. Tinanong ko naman siya kung may narinig ba siyang iyak ng bata nung gabi. Wala naman raw at malalim daw ang tulog niya. Sinabi ko sa kanya na ginigising ko pa nga siya noon pero hindi siya magising. Naramdaman daw niya yung pagyugyug ko pero sobrang bigat daw ng mata niya. Para pang araw may naadagan sa kanya kaya hindi siya maagalaw. Simula nang mangyari yon ay hindi na naging maganda ang pairamdam ko sa bahay. Kapag mag-isa ako, pairamdam ko ay may naatingin sa akin. Minsan naman kapag nasa kusina, bigla na lang akong makakarinig ng pagtawa at pag-iyak ng bata. Pero imposible kasi na may bata na malapit dun. Maliban sa magkakalayo ang bahay ay napapalibutan pa ng mataas sa pader ang bakuran. Kumbaga, private property talaga ang kinaroroonan ng inuupahan naming bahay. Sinubukan kong lumabas noon at maglakad-lakad.
hanggang sa maarating ako sa isang maliit na tindahan. Bumili na lang ako ng ilang gagamitin para sa pagluluto. Tinanong ako ng tindera kung bago lang ako sa lugar. Sinabi kong kami ang nakatira doon sa malaking lote. Natahimik siya. Maya-maya ay tinanong niya ako kung kumusta naman daw ang paninirahan ko doon. Kung wala raw ba akong nararamdaman o naririnig na kung ano. Doon na ako na curious, Sir Bob. Tinanong ko siya kung ano bang meron sa bahay na yon. Kinwento ko sa kanya yung narinig ko na pag-iyak ng bata. Hindi ko matiis at gusto kong malaman kung may kahulugan ba yung narinig at naramdaman ko. Aminado naman akong mahilig akong manood ng mga horror movies, kaya mabilis akong maniwala sa mga paranormal. Nagulat na lang ako noon nang papasukin ako ng tindera sa bahay niya. Kinuwento niya sa akin ang naranasan daw ng dating naatira doon. Katulad ko raw ay nakakarinig ito ng pag-iyak ng bata at gabi-gabi daw ay hindi na siya pinapatulog. Kaya umalis na lang yung dating naungupahan doon. Marami raw kababalaghan ang nangyayari sa bahay. Naging bantog na nga yung haunted sa lugar nila. Nalaman ko din na hindi totoong doon nakatira si Manang Claring. Kwento ng tindera ay matagal na raw umalis ang matanda doon nang malaman ng mga taga-barangay na may ginagawa itong kababalaghan. Isa raw kasi itong aborsyonista at marami na raw itong inilibing na fetus sa bakuran. Nakulong daw yon, na agad namang naapagpiansa, kaya hindi na daw doon tumira sa bahay yung matanda. Pero marami-rami na rin daw itong nabiktimang mga kabataan na nabuntis, kaya siguro nakakarinig yung mga tumitira doon ng iyak ng bata. Dagdag pa ng tindera na may namatay na rin daw doon dahil sa pagpapa-abort. Mas lalo akong kinilabutan noon sa nalaman, Sir Bob. Agad ko yung kinuwento sa asawa ko. Nung una, ayaw pa niya na umalis kami. Sayang daw kasi at ang mura lang ng upa. Pero hindi ko na kinaya ang mga nadidinig at nararamdaman ko. Madalas na nga rin noon bangungutin si Mister, kaya umalis na rin kami pagkalipas ng isang buwan. Buti na lang, sa bagong nilipatan namin ay wala gaanong pagpaparamdam. Nakaramdam ako noon ng galit kay Manang Claring, lalo na at nagdadalang tao pa ako noon. Bigla tuloy ako noon nakaramdam ng awa sa mga inosenteng bata na ipinalaglag. Siya nga po pala, sa Maynwayway Siha po itong inupahan namin dati. Mapagpalang araw, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng channel nyo. Sana ay maayos ang kalagayan nyo. Tulad ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, itago nyo na lang din ako sa pangalang Abby. Itong istoryang ibabahagi ko ay hango sa naging karanasan ko 5 taon na ang nakalipas. March yun ng gabi. Nagkataong mag-isa lang ako sa bahay dahil may pinuntahan ang mga magulang ko. Wala rin naman akong kapatid, kaya kaming 3 lang talaga ni na nanay at tatay ang magkakasama sa bahay. Nasa sala lang ako ng gabing yun, nakahiga sa sofa namin at tahimik na nakikinig ng radyo. Nang bigla na lang ako nakarinig ng kaluskos. Nung una, binaliwala ko na lang dahil baka daga lang yun o di kaya ay pusa. Nagsimula na ring umalulong ang aso kong si Bantay, ngunit hinayaan ko na lang din yun. Napahikab ako nang makaramdam ng antok. Pasado 8:00 na rin ng mga oras na yon. Napataglit pa ako ng pagkakahiga sa sofa. Akmang pipikit na sana nang umihip ang malamig at malakas na hangin. Sapat na para magsitayuan ang mga balahibo ko. Sa di malamang dahilan ay bigla akong kinilabutan. Agad akong napabangon noon at napasulyap sa mga bintana at pintuan. Pero ganun na lang ang pagtataka ko nang makitang nakasara ang mga ito. Tuluyan na ako nung napatayo. Hindi pa rin tumitigil sa Bantay sa kakalikha ng ingay sa labas. Umaalulong pa rin siya na para bang may nagbibigay ng babala. Napasigaw ako nang makarinig ako ng kalampag na nagmumula sa aming kusina. Kinakabahan na ako noon.
Napasa po pa ako sa dibdib. Ngunit mabilis din namang kumalma. Naisip ko na baka pinakailaman na naman ang pusa namin yung ulam sa mesa. At sa isiping yun ay agad akong dumiretso doon. Kadiliman ang unang bumungad sa akin nang maarating ako, kaya binuksan ko ang ilaw. Maliban sa huni ng mga kuliglig at sa radyo, ay katahimikan ang bumalot sa loob ng kusina. Tumigil na rin noon sa pag-alulong si Bantay. Wala akong naabutang pusa at may takip rin naman ang mga ulam. Tatalikod na sana ako noon para bumalik sa sala nang biglang naagaw ng atensyon ko yung rocking chair ng lola ko. Nagulat ako kasi kusa itong gumagalaw-galaw. Sa di malamang dahilan ay bigla akong kinilabutan, lalo na nang mas lalong bumilis yung pagtumba-tumba ng rocking chair. Napako ako sa aking kinatatayuan noon. Hindi ko magawang maapagsalita na parabang pinutulan ako ng dila. Apo, kanina ka pa ba nakatayo dyan? Hindi mo ba lalapitan ng lola mo? Tanong ni Lola habang matamis itong naangiti sa akin. Nakaupo siya sa kanyang rocking chair at may hawak pang tela at sinulid. Nakaramdam ako ng tuwa dahil andoon pala at tumating ang paborito kong lola. Pero unti-unti akong binalot ng takot. 2 taon nang patay ang lola ko at yun ang huling beses na nakita ko siyang nakaupo sa kanyang rocking chair. Hindi ko mapigil ang mga tog sa sobrang takot. Gusto kong tumakbo at sumigaw, pero parang may pumipigil sa akin. Nasa ganong sitwasyon ako nang biglang dumating sina nanay at tatay. Kung hindi pa nila ako pinuntahan sa kusina at kinalabit, ay hindi pa ako makakabalik sa tamang wisyo. Nang muli akong mapasulyap sa rocking chair, wala na ron si Lola at hindi na ito tumutumba-tumba. Bigla na lang akong napaiyak noon at kinuwento sa kanila yung nangyari. Close kasi kami noon ni Lola nung nabubuhay pa siya at yun ang unang beses na magparamdam siya sa akin. Nagkatinginan pa sina nanay at tatay at saka sinabihan akong magsindi kami ng kandila. Death anniversary kasi niya. Marahil nagpakita sa akin si Lola nung gabing yun para hindi ko siya makalimutan. Yun ang una at huling beses na nagparamdam sa akin si Lola. Sa katunayan niyan, hindi ko talaga masabi kung nagparamdam talaga siya o guni-guni ko lang ang lahat. Pero hanggang sa kasalukuyan ay andoon pa rin sa bahay yung luma niyang rocking chair. Yun na lang kasi ang tanging naiwan naming alaala kay Lola. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si James, 25, at nakatira sa Isabela. Itong kwento ko ay tungkol sa lumang salamin na ipinamana pa ng namayapa kong lola. Wala na akong mga magulang dahil naaksidente sila nung bata pa lang ako. At ang naiwan na lang sa akin ay ang aking lola nun. Pero yun nga, wala na siya. Kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Ipinamana sa akin ni Lola ang lumang bahay na tinitirhan ko ngayon. Sa bahay na to na rin ako lumaki, kaya okay lang sa akin ang lahat. Pero yun ang akala ko. Mula kasi nang mawala si Lola, ay nakakaramdam na ako ng kakaiba sa bahay. Nawiwerduhan lang ako minsan, pero nakakaramdam ako ng kaba. Minsan kasi, nagigising na lang ako ng 3 na pinagpapawisan. Tapos, makakarinig ng yabag ng paa. Pero alam ko namang mag-isa lang ako sa bahay. Minsan naman ay may mga gamit na nauhulog. Nung una ay inakala kong gagagawan lang yon ng mga pusang naglalampungan. Pero wala naman pala akong nakikitang pusa sa bahay. Kaya naman naisip kong may nagpaparamdam na sa akin. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga gamit na iniwan sa akin ni Lola, ay may naramdaman akong kakaiba. Naatingin ako noon sa lumang salamin nang mapansin kong may hugis ng tao sa likuran ko. Isa yung anino, pero hindi yun nanggagaling sa akin dahil nasa bandang ibaba ang anino ko. Tumingin naman ako sa likod, pero wala na ito. Pero nang sulyapan ko ulit yung salamin, ay naroon na naman siya. Hindi siya gumagalaw,
Kumbaga, steady lang. Kinilabutan ako noon. Pero sa kabila ng takot, ay nagpabalik-balik ako ng pagtingin sa salamin at sa likuran ko. Kita ko lang ang refleksyon ng anino na hindi gumagalaw. Pero habang tumatagal, ay parang lumalapit to sa akin. Kaya naman nagdesisyon akong tumakbo papalayo. Sa di malamang dahilan, ay parang may puwersang pumipigil sa akin para hawakan ang doorknob. Parang napako rin ako sa kinatatayuan ko at hindi ako maagalaw. Bigla kong naramdaman na may humawak sa balikat ko na napakalamig. Doon na nagtayuan ang mga balahibo ko. Maya-maya nun ay bigla na lang ako naagalaw. Napaharap ako sa salamin at wala na doon yung anino. Agad kong binuksan ang pinto para lumabas. Di ko makalimutan yung pangyayaring yon at naguguluhan pa rin ako. Nakwento ko yon sa kaibigan pero ang sabi niya ay baka pagod at puyat lang. Baka kung ano-ano ang nai-imagine ko, lalo at kamamatay lang ni Lola nun. At dati naman na daw akong naatira sa lumang bahay. Pero bakit ngayon lang daw nangyari yon? Naisip ko rin noon na baka dala lang ng pagod, puyat, stress at lungkot dahil sa pagkawala ni Lola. Sinubukan ko na lang kalimutan yung pangyayaring yon. Pero mula nung araw na yon ay naiilang na ako o iniiwasan ko nang tumingin o humarap doon sa lumang salamin ni Lola. Hindi ko alam kung sino o ano ba yung aninong yon o baka produkto lang ng utak ko. Pero matapos yon, may mga hindi maipaliwanag na naman na bagay ang nangyayari sa bahay. May mga times na bigla na lang hindi nag-on yung ilaw kahit hindi naman pundi ito o hindi brown out. Tapos may mararamdaman na lang akong parang humawak sa braso ko na malamig. Pag nagbukas yung ilaw, mapapansin ko sa may salamin na may anino sa gilid. Hindi ko kita ng buo. Iniisip ko na lang na refleksyon yun ng anino ko at walang weirdong nangyayari. Hanggang sa isang gabi, nang aksidenteng mapatingin ako sa salamin, ay nakita kong parang gumalaw yung sobrang itim na anino at alam kong hindi ko anino yon dahil iba ang galaw niya sa galaw ko. Dahil hindi na ako mapakalinon, kinuha ko ang lumang salamin at nilagay ito sa bodega para siguro matigil na rin yung ibang mga pangyayari. Ilang araw din na tumahimik ang buhay ko doon sa lumang bahay. Isang gabi, habang nag-Facebook ako, ay may napansin akong ingay sa may bodega. Yung parabang may kumakalampag at nababasag ng paulit-ulit. Naisip ko na baka may nanloob na o baka pusa lang yon na naapasok sa bahay. Dali-dali kong chinek yung bodega. Pero pagtingin ko ay wala namang nagulo o nabasag. Yung lumang salamin ay andoon pa rin. Hinayaan ko na lang at nagbalik na ako sa kwarto. Mga madaling araw na yon nang bigla akong magising dahil sa ingay. Mas tumindi pa ang ingay na parabang may nagbabagsakan at kumakalambag na sa may bodega. Kinabahan na ako nun, pero dali-dali akong pumunta ng bodega. Naisip ko rin na baka dahil sa ingay, nagagambala na yung ilang mga kapitbahay ko. Pagbukas ko ay maayos naman ang bodega at walang kaingay-ingay. Pero dahil naiinis na ako, kinuha ko yung martilyo para basagin na yung lumang salamin. Naisip ko kasi na baka yun talaga ang dahilan ng mga pagpaparamdam sa bahay ni Lola. Nung iaangat ko na sana ang martilyo para basagin yung salamin, tila ba hindi ako maagalaw. Yung parang may puwersang pumipigil sa akin. Pagtingin ko sa salamin, biglang sumulpot yung kakaibang anino. Nasa may likuran ko siya at parabang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Gusto kong sumigaw nun para sana humingi ng tulong. Pero hindi ko maibuka ang bibig ko, yung parabang naparalisa yung katawan ko. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit sa isip ko ng Our Father. Matapos ng ilang sandaling pagdarasal ko sa isip, ay biglang nawala yung anino at muli akong naagalaw. Hindi na ako nagsayang ng oras noon at binasag ko ang lumang salamin. Nagpasensya na lang ako sa lola ko na namayapa. Dahil ang salamin na yon na matagal nang nasa lumang bahay ay ang palagi niyang ginagamit nung nabubuhay pa siya. Nilinis ko ang bodega dahil sa mga nagkalat na bubog at pagkatapos ay tinapon na ang sirang salamin sa basurahan. Simula noon ay nawala na yung pagpaparamdam sa bahay.
Ang ipinagtaka ko lang ay nakita ko lang yung aninong yun sa lumang salamin ni Lola at hindi naman sa salamin sa banyo o kaya sa kwarto ko. Naglagay na rin ako ng asin sa iba't ibang parte at sulok ng bahay. Cleansing agent daw yun para mawala ang masamang enerhiya sa bahay at maprotektahan din ako sa ibang mga elemento o kaluluwa na maaaring manggulo sa akin. Magandang araw sa lahat. Ako si Roland, taga Pandacan, Manila. Madalas akong makinig sa mga horror stories dito sa YouTube kapag nagsisimula na ang duty ko bilang gwardiya sa isang bodega. Nakakawala kasi ng antok ang makinig ng katatakutan. Hindi rin naman ako matatakotin kaya okay lang kahit makinig pa ako ng madaling araw. Nakaugarian ko na rin kasi hanggang sa matapos ang shift ko. Bago ako nun mahilig sa mga horror, ay may kasamahan akong nauna nang nakinig ng mga katatakutan. Sa kasamaang palad ay namatay siya 2 taon na nakakalipas. Itong karanasan ko ay nangyari nang mag first death anniversary itong kasamahan ko. Hindi naman kami gaanong close pero madalas kaming magkwentuhan. Siya ang morning shift at ako naman noon sa night shift. Siya din yung nagturo sa akin ng mga channels na pwede kong painggan. Madalas ang usapan namin noon ay tungkol sa katatakutan. Tatakutin muna niya ako bago niya ako iwan. Tatawanan ko lang din siya dahil nga hindi naman ako takot. Itago na lang natin siya sa pangalang Meg. Nakaramdam din ako ng lungkot nang mawala si Meg. Naaksidente kasi siya sa motor habang pauwi. Maliit lang yung compensation na natanggap ng pamilya niya galing sa kumpanya. Out of duty na kasi nang mangyari ang aksidente. Agad naman nung may pinalit kay Meg. Nagulat ako noon na magkwento itong kapalitan niya. Hindi ko alam nung una na matalas pala ang pairamdam nito pagdating sa mga paranormal. At ang una niyang nakwento sa akin ay nararamdaman daw niya na andun pa rin sa bodega ang kaluluwa ni Meg na paggala-gala. Biglaan din kasi ang pagkamatay nito. At siguro, hindi agad nito maiwan ang naasanayan niyang gawin. Nabanggit pa noon ni Meg nung buhay pa ito na buntis ang GF niya, kaya kailangan niya talaga ng trabaho. Basta daw, pag may naramdaman ako, ay huwag ko nalang pansinin. Lalo raw kasing hindi makakaalis ang kaluluwa ni Meg. Kinilabutan ako noon, pero sinabi ko naman sa kanya na wala akong third eye. Hindi naman daw kailangan na bukas ang third eye para makaramdam. Basta, pag andyan daw ay bigla mo na lang mararamdaman na kikilabutan o tatayuan ka ng balahibo. Kaya kapag shift ko noon ay nakakaramdam na ako ng konting kaba. Isang gabi noon boss, habang nakikinig ako sa YouTube, bigla na lang umalulong ang aso sa atabing bahay ng bodega. Sumunod noon ay nagkalansingan ang gate sa may harapan ko. Napatingin ako doon pero wala namang ibang tao akong nakita na may gawa nun. Hindi ko na pinansin dahil baka yung mga kabataan lang yun na mahilig mantrip. Marami kasing katabing kabahayan ang malaking bodega na binabantayan ko. Pero may mataas namang pader na nakapalibot dito at may gate na bakal. Pero noon ko lang narinig na kumalansing yun. Kahit anong saway at sitsit ko noon sa aso ay hindi pa rin yun tumigil sa pag-alulong. Kaya ang ginawa ko ay nagsalpak na ako ng headset sa tenga. Naiidip na ako noon nang marinig ko na parang may tumatawag sa akin. Nagising ako at agad nilibot ang tingin sa paligid. Nagtaka pa ako noon dahil malakas ang volume ng pinapainggan ko sa YouTube. Pero malinaw ko rin narinig na may tumawag sa pangalan ko. Napailing na lang ako noon. Tumahimik na rin naman na yung aso kaya tinanggal ko na yung headset. Naglibot-libot muna ako pero halos takasan ako ng dugo sa nakita ko nang pabalik na ako sa pwesto ko. May nakaupong lalaki sa inuupuan ko. Imposibleng may nakapasok doon. Nang pagmasdan ko mabuti ay hawig at kabulto yon ni Meg. Habang papalapit ako ay napansin kong wala nang nakaupo doon.
Inalog ko pa nga yung ulo ko. Baka kasi namamalikmata lang ako o inaantok. Nasiguro ko namang wala talagang taong nakaupo. Pero ramdam kong nagtaasan ang mga balahibo ko sa braso. Hindi ko na pinansin noon ang namumuo kong takot. Naupo na lang ulit ako at nagpatugtog na lang ng music. Para kasing nakakaramdam na ako ng konting kilabot habang nakikinig ng horror stories. Hindi ko na ulit na malayan na napapikit na ako hanggang sa makatulog na nga. Nagising na lang ako noon na parang may sumigaw na naman sa pangalan ko. Pero hindi ako doon nasindak, kundi sa mga itim na kandilang nakasindi sa harapan ko. Marami yun. Di ko nga sigurado na baka nananaginip lang ako. Pero nagtaka ako kung sinong nagdala at nagsindi ng itim na kandila sa harapan ng bodega. Napatayo ako bigla at napausot ng mga mata. Wala na yung mga nakasinding itim na kandila. Para akong mababaliw nun. Akala ko nun ay napapainggan ko lang sila sa mga horror channel sa YouTube. Pero pati pala sa akin ay nangyari yun. Para nga akong mababaliw. Napatingin ako sa relo ko. Saktong 3:00 ng madaling araw. Napatingin ako sa date at bigla akong naalala. Death anniversary pala yon ni Meg. Kinuwento ko yun sa kapalitan ko. Sabi niya ay baka gusto lang ni Meg na maalala ko ang kamatayan niya. Ipagsindi ko lang daw siya ng kandila. Simula nun, sabi ng kasamahan ko ay wala na raw siyang nararamdaman. Mukhang tanggap na ni Meg ang kamatayan nito at tumawid na sa liwanag. Nakatulong din yung pag-aalay ko ng kandila at tasal noong death anniversary niya. Hanggang dito na lang ang kwento ko, boss. Sana ay mapasama itong kwento sa inyong channel at mapainggan ko rin. More power sa inyo. Mapagpalang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Erica, 25 years old. Madalas po akong makinig ng horror narration kapag tanghali at medyo matumal ang mamimili. Sa dry goods market kasi ako nagwo-work. Naisipan kong ipadala itong kwento nang sabihin sa akin ng friend ko na tumatanggap kayo ng true stories. Isa po siya sa mga naunang listeners ninyo at nahawaan na rin ako. Itong kwento ay karanasan ko sa kamay ng isang babaeng nakainkwentro ko sa jeep. Dito po yan sa May Tarlac. Tawagin na lang natin siyang Manang Bruha. Ganoon po kasi siya. Nakasakay ako ng jeep noon nang may isang babae na may katandaan na rin ang sumakay. Pauwi na ako noon, pagod at medyo gutom pa. Hindi naman siksikan kaya medyo nainis ako nang tumabi siya sa akin. Okay lang naman kung dumistansya siya ng kaunti. Pero sumiksik talaga siya sa akin nang hindi man lang nagsasalita. Nasa may dulo kasi ako noon, malapit sa babaan. Wala namang problema noon kung nakiusap siya o nagsabing gusto niyang umupo malapit sa babaan. Pero yung itulak niya ako ng pangupo niya, yung isiksik niya yung pangupo niya sa akin na parang siya yung nakaupo doon sa pwesto ko. Nag-init talaga ang ulo ko noon. Alam kong masama ang pumatol sa matanda, pero pagod talaga ako noong mga oras na yun. Bigla ko na lang tuloy na sabi na, "Excuse me po," at tiningnan ko siya. Pero mas matalim ang balik niyang tingin sa akin at naramdaman ko pang bahagya niya akong siniko. Sa inis ko ay bahagya ko rin siyang siniko. Pero sa gulat ko nun, boss, bigla na lang niyang hinila ang buhok ko. Kung ano-ano pa ang pinagsasabi niya sa akin na hindi ko maintindihan. Halos maiyak na nga ako sa sobrang sakit ng pagkaasabunot niya. Nang huminto ang jeep at awatin siya ng mga kasakayan naming pasahero. Bigla niyang binitawan ang buhok ko at mabilis siyang buwaba. Ang tingin ko sa kanya noon ay para siyang nakalutang sa bilis na nakalayo sa jeep na sinasakyan ko. Hindi ko na siya hinabol dahil pairamdam ko ay bigla akong nanghina. Kinagabihan noon ay lantang-lanta ang pairamdam ko. Pagkatapos kong kumain ay diretso akong tulog. Nagising na lang ako noon nang maramdaman kong nananakitang anit ko.
nang hawakan ko yon ay may nakapa akong parang maliit na bukol. Ang dami nun kaya nataranta na ako. Tinawag ko nun ang nakababata kong kapatid na babae. Pinatingnan ko sa kanya kung anong meron sa anit ko. Nagulat pa nga ako nang marinig ang reaksyon niya at hawiin ang buhok ko. Napa-yak ate pa siya, sabay layo nun sa akin. Ang baho raw, dagdag niya. Kinapa ko rin ang anit ko nun at inamoy. Sobrang baho nga, amoy nabubulok. Napahiyaw ako nun, sabay tawag kay mama. Nang tingnan ni mama ay halos maduwal-duwal din siya nang maamoy niya. Ano raw ang nangyari sa anit ko? Parang nagkasugat-sugat at sobrang baho pa. Umiiyak na ako nun sa kanila. Sinabi kong dalhin nila ako sa doktor. Natakot pa ako nun dahil baka may skin disease na ako. Psoriasis, dermatitis o ano. Andami ko nang naiisip nun na malalang sakit sa balat. Pero nang madala ako sa ospital at masuri, normal naman ang resulta ng test at hindi sigurado ang pinagmulan ng mga sugat-sugat ko sa anit. Kadalasan naman daw kasi ng mga sakit sa anit ay hindi na mamaho ng ganoon. Niresetahan lang ako ng antibiotics at cream para ipahid doon. Hindi ako noon nakapasok sa trabaho. Naalala ko pa yung nangyari sa akin sa jeep. Wala akong pinagsabihan noon. Bigla akong kinilabutan nang maalala ang muka ng manang na nanabunot sa akin. Saka ko lang naalala na ikuwento kina mama. Baka ka kung may sakit yung babaeng yun sa balat at nahawa lang yung anit ko na sinabunutan niya. Pinagalitan pa nila ako noon kung bakit hindi raw ako nagsumbong sa anila. Sabi ni mama na naniniwala sa mga barang at kulam. Baka raw may kinalaman nga ang babaeng yun sa nangyari sa akin. Mabuti pa raw ay ipatingnan niya ako sa isang mediko. Yung mediko po ay isang manggagamot. Dinala niya nga ako doon sa may katandaan na ring babae na manggagamot. Kahit puti na ang buhok ay malakas pa rin tingnan. Tinawag niya ako noon at dinasalan. Sunod ay hinawakan niya ang pulso ko. Tinawasan muna niya ako sabay pahid ng parang langis sa anit ko. Habang nagpapahid ay dinadasalan niya ako. Pagkatapos ay sinabi niyang may galit daw sa akin yung babaeng yun at nabulungan daw ako. Mukhang isang mangkukulam ang naengkwentro ko. Pinakita pa niya yung kandila na humulma sa tubig. Humayo ng isang babaeng may mahabang buhok. Sinabi ng manggagamot na ipahid ko lang daw sa anit ko yung ibibigay niyang pangbanyos. Mabuti na lang daw at hindi naman ganoon kalala ang ginawa sa akin. Dahil tiyak, baka wala na raw ako kung mas matindi pa doon. At mabuti na lang daw at dinala agad ako sa kanya. Nakontra niya ang ginawa nung manang bruha. Nilabutan pa nga ako noon sa mga sinabi ng mediko. Hindi ko akalain na magiging biktima ako ng kulam. Kaya simula po noon ay hindi na ako nakikipagbardagulan sa kahit na sino. Lalong maingat na ako sa pagbibitaw ng salita at sa mga ginagawa. Hindi rin kasi talaga natin alam kung sino at ano ang mga makasalamuha natin. Naging aral na rin to sa akin para mas lawakan ko pa ang aking pasensya. Magandang araw. Ako si Jenny, nagmula sa probinsya ng Aklan. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay hango sa naging karanasan ko ilang dekada na ang nakalipas. Meron akong boyfriend noon na tawagin nating Jake. Halos 4 buwan na kaming magkarelasyon noon. Sariwa pa sa alaala ko yung unang araw naming pagkikita. Una ko siyang nakilala sa medyo weirdo man sa isang sementeryo. Mga undas noon. At dahil nga sa undas, ay gabi akong dumalaw sa puntod ni Lola upang makaiwas sa siksikan ng mga tao. Mag-isa ko lang dinalaw yung puntod ni Lola nung gabing yon. May mga naasin din namang kandila sa paligid kaya hindi naman ako natakot kahit mag-isa lang. Pauwi na sana ako nang may makabangga akong lalaki. Muntikan pa nga siyang bumagsak sa mga batuhan. Mabuti na lang at mabilis ko siyang naalalayan. Agad akong humingi ng tawad sa kanya
Ngunit anito, ayos lang daw. Niyaya pa nga niya akong maupo daw muna sa ibabaw ng isa sa mga marmol na naroon. Mukhang mabait naman siya, kaya hindi na ako nakatanggi pa. Nagkwentuhan kaming dalawa at nalaman kong Jake ang pangalan niya. Naikwento niya sa akin na kaya pala andun siya sa sementeryo upang bisitahin ang nakababata niyang kapatid na si Donna. Doon na nga nagsimula ang love story naming dalawa. At noong mga panahon na yon, dahil nga bata-bata pa, ay medyo marupok. Simula nung araw na yon ay palagi na kaming nakikita ni Jake sa sementeryo. Hindi ko alam, pero mas gusto daw niya kasi sa sementeryo na magkita kami dahil wala gaanong tao o halos walang tao. Naging magkaibigan kaming dalawa, hanggang sa kalaunan ay nahulog kami sa isa't isa. Niligawan niya ako ng ilang linggo bago ko siya tuluyang sinagot. Si Jake yung tipo ng lalaki na napaka-sweet, maalaga, maalalahanin, mapagmahal at maaasahan. Kung pisikal lang din ang pag-uusapan ay hindi ko maitatanggi na sobrang guwapo niya. Mabuti naman at nakarating ka, nakangiti ko pang usal kay Jake nang mapagbuksan ko siya ng gate namin. Ika-apat na buwan na yung relasyon namin noon. Napag-usapan kasi naming dalawa na sa bahay na lang namin mag-celebrate ng Mansari at para naman maipakilala ko na rin siya sa mga magulang ko. Sa loob ng 4 na buwan na magkarelasyon kami ay hindi ko pa siya naipakilala sa kanila. Ganun din naman ako sa pamilya niya. Pero kasi madalas ko siyang maikwento sa pamilya ko. Ilang beses ko rin siyang sinabihan dati na dapat na kaming maging legal sa pamilya namin. Ngunit umayaw siya. At anito, mas mabuting wala mo nang makaalam. Mabuti nga, at sa ika-apat na buwan naming dalawa ay pumayag na rin siya na ipakilala ko siya sa mga magulang ko. Kinakabahan daw siya habang namamawis na naibulong sa akin. Sinabihan ko naman siya na huwag nang kabahan dahil hindi naman ganun ka-istrikto ang mga magulang ko. Hinawakan ko pa ang mga kamay niya bago kami sabay na pumasok sa loob ng bahay. Naabutan pa nga namin si Papa na nanonood ng TV sa sala at mukhang napansin naman ni Papa ang presensya naming dalawa ni Jake kaya napasulyap ito sa gawin namin. Pa, si Jake nga po pala, boyfriend ko. Masayang pagpapakilala ko kay Papa. Ang akala ko ay matutuwa rin si Papa na sa wakas ay makilala na si Jake. Ngunit kumunot lang ang noon nito at tila ba nagtataka akong tinignan. Maya-maya pa noon ay dumating na si Mama. May dala pa nga siyang tray na may lamang merienda. Agad kong hinila si Jake at sabay kaming lumapit kay Mama. Ipinakilala ko ang boyfriend ko kay Mama. Ngunit katulad ng reaksyon ni Papa ay napakunot-noo din siya. Nagkatitigan pa silang dalawa bago nag-aalangan lumapit sa akin si Mama. Anak, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? At sinong Jake yung tinutukoy mo? Anak, wala kang ibang kasama? Natigilan ako dahil sa sinabi ni Mama. Napasulyap ako kay Jake na nasa tabi ko. Ngunit ganun na lang ang pagkagulat ko nang mapagtanto kong wala na siya sa tabi ko. Napatakbo ako sa labas ng bahay. Nagbabaka sakaling umalis siya at maabutan ko pa. Ngunit bigo ako. Napaiyak pa si Mama sa kanya ako sinundan. Hindi ma, nandito lang si Jake kanina eh. Tuluyan na ako nung napahikbi at naguguluhan sa mga nangyayari. Kinabukasan nun, dinala ko sina Mama at Papa sa sementeryo kung saan kami laging nagtatagpo ni Jake. Ngunit nang makarating kami doon ay hindi ko naman siya nakita. Mas lalo akong naguluhan sa mga nangyayari. Naisip ko na baka tuluyan na akong iniwan ni Jake. Napaiyak na lang ako sa isiping yon. Jake Gomez ba anak? Yung pangalan ng boyfriend mo? Napatingin ako kay Papa habang naaturo sa isang lapida malapit sa amin. Nagulat ako nang makita kong andoon nga nakasulat yung pangalan ni Jake sa isang lapida. Hindi ko yun napansin sa tuwing nagkikita kami. Para makumpirma na totoo nga ang hinala namin na iisa ang nobyo ko at yung kapangalan niya sa sementeryo,
hinanap ko ang pamilya niya. Doon ko napatunayan na totoo nga. At ang mas ikinabigla ko ay nung nalaman kong 3 taong patay na pala yung anak nila. Ayon sa mga magulang ni Jake, ay papunta na raw sana ang anak nila sa sementeryo upang bisitahin ang namayapa nitong kapatid. Nang bigla raw siyang harangin ng mga kalalakihan, binugbog at pinagsasaksak daw siya doon mismo sa sementeryo. May nakaalitan daw ito noon at bukod doon ay pinagdakawan pa siya. Napatulala na lang ako dahil sa mga nalaman. Hindi ako makapaniwala noon na paanong naging boyfriend ko pala ng ilang buwan ang isang multo. Yung lalaking minahal ako at minahal ko rin ay kaluluwa na pala. Hindi ko alam kung posible bang mangyari yon, o kung may third eye o bukas ang third eye ko noon, o baka nababaliw lang. Hindi ko alam ang iisipin noong mga panahon na yon. Maraming mga katanungan ang pumabagabag sa akin. Paano kasing nangyari ang bagay na yon kung nahawakan naman namin ang isa't isa? At kung bakit sa akin pa nagparamdam at nagpakita si Jake? Ilang taon din akong binagabag ng mga katanungan na yon, hanggang sa nagkaroon ako ng kaibigan at naikwento ko sa kanya ang naging experience ko. Ang sabi niya, ligaw na kaluluwa daw yon at sensitibo raw yung pairamdam ko. Bukas ang third eye ko, kaya nakikita, nakakausap at nararamdaman ko noon si Jake. Siguro noong mga panahon na yon ay hindi pa tanggap ni Jake yung kamatayan niya, kaya pagala-gala lang ang kaluluwa niya na parabang buhay pa rin. Doon na ako mas lalong nalinawan. Simula rin nung malaman ko ang misteryo tungkol kay Jake ay hindi ko na siya ulit nakita pa, na ikinadurog din ng puso ko ng ilang taon dahil totoong minahal ko siya. Sa ngayon po ay pamilyadong tao na ako. Nung naikwento ko nga ito noon sa asawa ko, hindi rin siya maapaniwala. Hindi rin siya kumbinsido na kung minsan ay lumalakas yung pairamdam ko at nakakakita ako ng mga multo. Buti na lang din at may channel sa Atulad Ninyo para maibahagi ko rin yung kwento ko at baka mas marami ang maniwala o maintindihan yung nangyari sa akin noon. Hanggang dito na lang, sir. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko. Hello po, Sir Bob. Ako pala si Boyet at nakatira sa Antipolo. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo itong hindi ko makakalimutang karanasan noong bata pa. Meron kasi kami nung isang malaking salamin na naalagay sa aking kwarto. Ilang taon din yung ginamit ng lola at ni mama. Kumbaga, pamana o pinagpasapasahan na. Naapwesto yon malapit sa aking kama. At dahil nga katapat ng salamin yung kama, sa tuwing gigising ako sa umaga ay lagi kong nakikita yung itsura ko. Pero sa loob ng ilang buwan nun, nagsimulang nangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Kada gabi, habang tahimik, bigla akong maigising dahil sa malalakas na hakbang. Sa una, akala ko panaginip lang. Pero unti-unti kong naisip na hindi yun isang ordinaryong ganap lang. Yung unang hindi ko maipaliwanag na nangyari nang maalimpungatan ako ay nung pagharap ko sa salamin ay nakita ko ang sariling reflection, pero hindi ito nakahiga. Para bang dahan-dahan itong naglalakad. Pabalik-balik yung reflection ko. Dahil sa pagkagulat nun ay napatayo ako. Kinusot ko ang mga mata. Matapos yun, nakita ko na nang maayos yung reflection ko at wala nang kakaiba. Naisip ko na baaguni-guni lang, kaya bumalik na ako sa pagtulog. Mga ilang araw pa ang lumipas at naulit na naman ang pangyayari. Nakita ko na naman na naglalakad yung reflection ko kahit na nakahiga naman ako. Babangon sana ako, pero hindi na ako makabangon. Hindi ako makatayo. Yung parabang naatali ako sa kama. Hindi ko maigalaw ng buo yung katawan ko at parabang may mabigat na bagay na naadagan sa akin. Yung reflection ko naman sa salamin, kita kong mabagal pa rin naglalakad. Pakaliwa, pakanan, paulit-ulit. Hanggang sa bigla na lang itong huminto at tumitig sa akin.
Matapos yun, lumapit yung refleksyon na yun patungo sa salamin. Yung parabang lalabas siya mula sa salamin na yun. At yun nga, nakalabas yung refleksyon ko sa salamin at dahan-dahan itong lumapit sa akin. Nang tuluyan itong lumapit, ay pumatong ito sa akin at sinakala ko. Hindi ako makahinga noong mga sandaling yun. Pairamdam ko, anytime ay tatawid na ako sa kabilang buhay. Gusto ko sanang sumigaw at humingi ng tulong nun, pero walang boses na lumalabas. Mumunting ungol lang na napakahina naman. Hanggang sa maaramdam ako ng malamig na tubig sa muka. Yun ang dahilan para mahimasmasan ako at tuluyang magising. Nakita ko nun si Mama na binuhusan pala ako ng malamig na tubig para magising. Binabangungot raw ako at kanina pa raw nila ako ginigising pero di raw talaga ako magising. Nagdidiliryo na raw ako kaya nataranta sila at binuhusan na lang ako ng malamig na tubig. Buong akala ni Mama ay mamamatay na ako. Laking pasalamat ko na lang sa kanya na hindi nagtuloy-tuloy yung bangungot ko. Iniisip ko nung sandaling yun kung bakit ako na naginip ng masama o kung panaginip pa talaga yun. Dahil kaya yun sa salamin o dahil sa sobrang pag-iisip at pagod sa school. 12 years old pa lang ako nun. Sinamahan ako ni na Mama at Papa nun nung gabi para matulog at hindi na muling naulit pa yung bangungot. Hindi ko nasabi sa mga magulang ko yung tungkol sa salamin dahil hindi pa ako sigurado na yun talaga yung nagdudulot ng masamang panaginip. Ayaw ko rin silang sobrang mag-alala. Ikinuwento ko na lang ang lahat ng mga hindi ko maipaliwanag na karanasan sa nakatatanda kong kapatid na si Maria. Inamin ko sa kanya lahat ng mga nangyari at nakinig naman siya. Nabanggit pa nga niya na parang horror movie yung kinuwento ko sa kanya. Nung mga sumunod na gabi, mas naging maingat kami. Nagplano kami ni Ate Maria na i-record yung pangyayari gamit yung video camcorder. Nung mga panahon kasi na yon ay wala pa aming cellphone. Pero nung mga oras na yon, walang makitang kakaiba sa video o yung parabang iniiwasan itong magpakita ng kakaiba kasi nakarecord. Takot kami sa kung anong pwedeng mangyari. Nung isang sumunod na gabi, bilog ang buwan nun at nagkaroon kami ng kakaibang karanasan. Habang nag-aayos kami ng kwarto ni ate, bigla kong nakita yung refleksyon ko na unti-unting tumatayo kahit nakaupo naman ako noon sa kama at inaayos ang mga damit. Naatayo yung refleksyon ko at naatitig sa akin. Itim na itim ang mga mata niya. Tumigil kaming dalawa ni ate sa ginagawa namin at hindi kami maapaniwala. Palabas na sana kami ng kwarto nang biglang lumabas yung refleksyon ko mula sa salamin. Hindi namin mabuksan ang pinto. Ang ginawa ko, dali-dali kong kinuha yung video camcorder para i-record yung mga nangyayari. Pero hindi siya mahagip doon sa video. Hanggang sa mamalaya na lang namin na nanigas kami sa inatatayuan. Pareho kaming hindi maagalaw ni ate. Nagkatitigan kami habang yung nakakatakot na refleksyon ko ay bigla kaming sinakal dalawa ni Ate Maria. Pinipilit namin magpumiglas pero hindi namin magawa dahil nga hindi kami maagalaw. May hinang ungol lang ang nagagawa namin ni ate. Hanggang sa bigla na lang akong nagising nang makaramdam ako ng sampal sa muka. Ginigising pala ako noon ni Mama. Nakita kong nasa sahig ako. Pati si ate ay nakita kong katabi ko na pagising rin. Pareho kaming nakatulog sa sahig at binangungot. Nag-alala daw sina Mama at Papa dahil pareho daw kaming binabangungot dahil umuungol daw kami. Bigla akong napatingin sa salamin para tingnan ang refleksyon ko. Pero normal naman ang lahat. Doon na ako nag-decide kasama si Ate Maria na ikwento ang lahat ng mga nangyari sa akin at sa aming dalawa. Dahil doon ay tinanggal na sa kwarto ko yung lumang salamin at dinispose na nila. Simula nga nun ay hindi na ako binabangungot pero natroma din ako na tumingin sa salamin. Hindi ako palaging nananalamin at wala rin salamin sa kwarto ko maging sa banyo namin. Iisa lang ang salamin sa aming bahay. Hanggang dito na lang po sir. Salamat sa pagbabasa.
Ako si Jordan. Maikli lang po itong kwentong ipapadala ko, kaya sana ay mabasa ninyo. Tungkol po ito sa isang babaeng humarang sa akin noong bata pa ako. Inutusan ako noon ni nanay na bumili sa merkado o tindahan. Gabi na yon, mga alas 7, kaya naman medyo takot pa ako noon dahil ayoko nang lumabas ng bahay. Nasa elementary pa lang ako noon. Naatira kami sa isang baryo na layo-layo pa ang mga bahay. Maraming puno ng saging at mangga ang madadaanan ko bago ako maarating sa isang tindahan. Ang malas ko lang talaga dahil ako ang panganay at maliliit pa ang dalawa kong kapatid. Nagpabili noon si nanay ng uulamin namin. Gabing-gabi na rin kasi kung dumating si tatay galing sa pamamasada ng jeep. Kaya kahit takot ako noon ay wala akong nagawa kundi sundin ang inuutos sa akin. Dahil kung hindi ay wala kaming uulamin. Bumili ako noon ng sardinas. Nang papunta na ako ay may nakasalubong akong isang babae. Hindi ko yun kilala kaya hindi ko na lang pinansin. Siya ang kumausap sa akin. Tinanong pa niya kung mag-isa lang daw ba ako. Sinagot ko naman siya noon na mag-isa lang. Sabi pa niya ay mag-iingat daw ako at madilim na. Nilingon ko lang siya noon at tumakbo na papuntang tindahan. Lakad-takbo na rin ang ginawa ko noon pauwi. Nang bigla na lang may tumambad sa akin na parang malaking ibon nang maarating ako sa isang sagingan. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung napaalakas kong sigaw noon. Pero hindi ako makatakbo dahil nakaharang sa akin ang nalaman kong isa palang manananggal. Sabi kasi nila ay puto lang katawan ng isang manananggal. Pero yung nakita ko ay buo naman. Sobrang laki lang ng pakpak niya. Umiyak na ako noon dahil lang sumunod kong tangkain na sumigaw ay wala na akong boses. Maya-maya ay may narinig akong mga boses na paparating. Bigla na lang din nawala yung nakaharang sa akin. Hindi ko na makita noon ang daanan dahil basang-basa na ng luha ko yung pisngi ko. Nakita ko rin na may papalapit sa akin na naka-flashlight. Kilala ko yun. Malapit lang doon sa dinadaanan ko ang bahay nila. Hinatid nila ako noon sa bahay. Mag-ina yun na kaibigan din ni nanay. Pautal-utal kong kinwento sa kanila ang nakita ko na isang malaking ibon. Sabi pa nung nakakita sa akin ay may narinig nga daw silang pagaspas at may nakita din silang parang biglang lumipad na malaking ibon. Kinabukasan nun ay agad naging usap-usapan ang nangyari sa akin. Baka raw dayo lang yun sa amin. Ilang araw lang ang lumipas nang maalala kong ikuwento kay nanay yung nakasalubong kong babae na medyo may katandaan na. Yung parang manang. Mukha pa akong dayo yun dahil hindi pamilyar ang mukha niya. At sa totoo lang, hindi ko rin maalala yung itsura nun. Sinabi ni nanay na baka yun nga ang tumambang sa akin. Nagkataon daw sigurong nakasalubong niya ako na walang kasama, kaya ako ang binalak niyang biktimahin. Pero buti na lang at hindi siya nagtagumpay. Dahil dun sa nangyari, ay hindi na ako muling inutusan pa ni nanay na bumili kapag gabi. Baka daw kasi muli akong bantayan o harangan ng manang nanggal.